Yan. So, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Silverge. So, nandito po tayo ngayon sa aking podcast para isa na naman sa bagong episode na ating pag-uusapan dito sa Usapang Hobby. So, ang ating magiging guest dito sa ating podcast ay wala nang iba kung hindi si Mr. Verhel Sinyo. So, ibabahagi niya yung kanyang karanasan sa kanyang pagkokolekta. So, bago tayo magsimula, don't forget to follow my Facebook page, Silverge Toys and Gunpla Family, and also try to subscribe to my YouTube channel, Verge Kevin Umali, para maging updated kayo sa mga upcoming kong toys or Gunpla reviews. So, wag na natin patagalin, guys. So, invite na natin si Mr. Verhel Sinyo. Yan. So, good evening po sa mga viewers. Yan. Yan, sir. Good evening po. Good evening, sir. Wala, hindi naman ano, wala naman kayo naririnig na parang garalgal. Wala naman, sir. Yan. So, sir, nakatayo ako. Yes. So, good evening, sir. Isang karangalan na naging bahagi ka ng aking podcast. Ah, thank you, sir. Yan. My so before, pleasure din na ma-interview dito. So before I start my questions po para sa inyo, can you please share to us yung mga collection nyo? Share. So pakita ko, sir? Yes po. Yes, please. Sige, sir. Kaya unahin dito. Mm-hmm. Hindi ko ma-rotate yung camera ko, sir. Paano ba? Ayun, ayun. Yan yung picture dyan. Sensya na, sir. Medyo madilim. So, ito yung unang isang display card, sir. So, marami pang bakanting laman. So, yan. Mga ano lang. Teenage Mutant Ninja Turtles yung nandyan sa upper layer. Tsaka may ano. Idol kasi ako ng... Idol ko kasi yung ano, Money Heist. So, nagpagawa ako ng custom na ano figure. Nasa mga 3 inches lang yan. Sino may gawa niyan, sir? Then, si Ma'am Honey, ano? Honey Lunar. Yun, yun pangalan niya. So, for the Ninja Turtles, sir, ano siya? NECA brand? NECA sila, sir. Ah, okay. So, yan. Yan lang. Then, next is yung ano? Yan, medyo nanganak to eh. Si Goku lang yung plano kong collect dito. Kaso, yan. Nanganak, dumami. Pati si Shenron, nadamay. Yan, mga Dragon Ball Z. Pero may mga bootleg dyan, sir. Like, yes, sir. Ano SH figures, karamihan? Yes, sir. Halos SHF. Pwera lang si Majin Buu, yung matabang Majin Buu. So, DOD yan. Bootleg lang yan, sir. Parang si Android 16 and 17. Ay, 16. Ano ba ito? 18. And 17. At saka si Krillin. Bootleg lang yung mga yan. Ah, yung demonical fit. Yung ba yung sinasabi mo? Hindi siya demonical fit, sir eh. Iba pa yun. Mm-hmm. Yung third party naman yun eh. Mm-hmm. Pero sila yan. Bootleg talaga sila. Yan, the rest. Mm-hmm. Ayan. Medyo dumami lang. Then ito, mga fan ng Game of Thrones yan. Medyo fan ako ng series kaya binili ko rin yung figure. Tapos lason yung sale ng ano, no? Ng Game of Thrones eh, no? Ah, oo. Ang sakit nga ang loob ko doon. Naging 500 na lang. Dating nasa 1.4. Ngayon, 500 na lang. Pandemic sale. Then, sa baba. Ito, chapsu ito. Hindi ko na alam kung paano ayusin. Yan, mga SHS na ano. Fast Storm Collectibles. Nag-iisa si Akuma. Idol ko kasi yan eh. Grabe. And si ito, para si Matt. Tayo, sir. Si Madara, ayan, nag-iisang Naruto figure, nag-iisang Naruto figure. Pinapangarap ko rin magkaroon ng Storm Collectible eh. Pinapangarap ko rin yan. Mahal kasi. Yun nga lang, sir. Medyo mahal. Kaya nag-iisa lang yan. Then ito, si Wolverine. Siyempre, idol ko yan. Tsaka si Gunggung na sa Sakuragi. Yan. Dasin line yan. Maganda siya, sir.
Tapos yung si Predator na sa likod, medyo nangawit ka kasi na ipinatayo ko muna. And syempre yan, mga ghost fighter. Bootleg din yan, sir. Mm-hmm. Yan, statue lang. Pati si Kenshin, ano rin siya, Dasin brand din siya, di ba? Si Ichigo, tsaka siya, no? Kenshin, Dasin sila. Maganda yung mga Dasin, sir. Okay sila. Tsaka tela talaga yung ginagamit. Tela talaga yung ginagamit. Then, sa baba, ito unang lason ko ito eh. Yan. Yung mga nagdodota dyan. Makilala nyo yan. Si ano yan, di ba? Si Illadin. Illadin yan, di ba? Illidan? Storm Rage? Ay, Illidan. Yun yata yung... Illidan. Oo, kaso, parang hawig niya si ano, si Anti-Mage, yung sa Dota, kaya binili ko siya. Yung diba? Original parang form niya, di ba? Then ito, bigay lang to. Si God of War. Bootleg din to. Binigay lang. Naka-name yan, Sesto siya. Yun yung kinuha niyang weapon from Hercules sa God of War 3. Yun, layon lang yung tawag ko dyan. Then, so, yun sir, yung sa unang ano, display ka. Parang dami kong display ka. Eh. Then, dito muna. Ito. Ito yung pinaka-main ano ko eh. Collection ko talaga, sir. Yung mga SIC line. Yung mga sick. Mga Toho collectors. Oo, Kamen Riders, SIC line, Super Imaginative Chogokin line. So, ayan yung mga medyo halo-halo na rin dyan kasi hindi na mag-cashya. Yung mga, may mga motor yan, dyan ko nilagay. Ito na, ano lang to. Yes, sir. Parang nalalason ako dun sa Kachidoki Army. Ay, for sale yan, sir. For sale yan. Dating 6855 na lang. 10,000 na. PM is the key, sir. Yan. Actually, nalason din ako dyan sa Kachidoki na yan. Hindi ko man siya kilala. So, nasa ano event ako noon sa SM, I think SM Clark yun, kung di ako nagkakamali. Naka-display siya, yun, together with other ano SIC. And pagkakita ko sa kanya, ewan ko ba't parang astig naman ito. So, ayun, nalason. Nabili mo siya ng naka-box o talagang naka-loose na talaga siya? MISB pa, sir. Nung nabili. Pinahunt ko. Sariwa, ah. Parang Tapos, event exclusive lang ata siya eh. Kaya medyo may pagkahirap Tapos, din. Tapos yung motor? Yung motor, sir, parang napansin ko may McFarlane ka sa gitna. Oo. Ito, yan. Yung... Hindi ko naman din linya to. Eh kaso, may nakita akong nag-post nun sa isang group. Mm-hmm. Si Kamen Rider ito, itong Amazon na to. Nakasakay sa ganyan. So yun, nalason. Sabi ko nga, no. Try ko nga bilhin. Baka bumagay sa ano. Eh since si Kiba is bat siya, then bat mobile to. So, ayun. Inano ko. Binilhan. It makes sense. Nalason lang. Then, sa babae, ito yung favorite line. Yung Showa. Yan. Grabe. Or, complete mo na ba siya? Yung Showa era. Sir? Complete? Complete? Yung Showa era. Hopefully, this year, makompleto siya. Kasi isa na lang yung kulang ko talaga. Sa SIC, si Shin. Yun, napakahirap din. Actually, meron kaso napakamahal. Pero yun. Sa market kaya, magkano na kaya ang Shin ngayon? Since na hard to find na siya. Sa market, alam ko sir, nasa 15,000 yen. So, around 7.5 siya dito sa pera natin. Kasi kaya natanong ko sa iyo, kasi nanonood si Mr. Mark Evan Lumbang. So, shoutouts na rin sa kanya and kay Sir Edwin De La Vega. Nanonood sila today, sir. Ay, napaka mga rich kid at saka idol ko yung mga yan. Actually, sa sobrang rich kid ni Sir Mark Evan talaga yung tawag sa kanya pag sa podcast. Pinangibigay lang niya yung mga ano, mga sick niya. Oh, itong mga tatlong hibiki na to. Yung dalawa dyan, bigay niya. Yun, yung kulay. Oh, binigay lang niya sa akin yan. Pero yung nasa gitna, trade yan, traded yan. Pero galing sa kanya yung tatlong yan. Yan. Ganyan ka-rich kid dyan si Mark Ivan. Pinamimigay lang niya yung ano, mga pero, figures. Sa kanya kasi, salut ako sa kanya kasi very humble siya. Si Sir Mark Ivan. Ay, oo. Oo. Ayaw niyang pahalatang rich kid siya.
So yeah, ito yung favorite ko talaga ng ano. Line. So, although may mga heisei dyan like si Momo Taros, Ryu Taros, then oh, yan mga yan kaya sinama ko lang magal, sa display. Yan kaya ang pinaka-comedy sa lahat para sa akin na si Momo Taros. Kasi di ba pag actually kaya ako rin siya, oh, kaya ako rin siya binili kasi natutuwa ako sa character niya doon sa ano, series na din, oh. Ken ko yung mga yan, yung mga imagines, ken ko yung mga yan. Pero so far dyan sa ano, sa collection mo, what do you think for you so far as isa pinakamahal na talaga na SIC in your collection? Sa SIC ko, sir? Yes. Siguro, ay mas sino ba mas mahal sa kanila? Hindi ko sure kung si Super One or si ZX. Pero I think si Super One ata, basta nasa around 7K yata, ganun something. Pero pag dumating si Shin, siya na yung pinakamahal. What do you think are the reason bakit nagmahal si Super One and si Z-Cross maliban sa production? Are there any reasons why? Siguro sir, yung ano, common reason is yung pagka-rare ng isang figure. Yung mga common reason kaya nagmamahal eh. Mm-hmm. Tsaka, ano, limited, diba, ano, release, mga ganyan. Tsaka according to my research, nakita ko kasi na you have a different variants of Shadow Moon and Mask Rider Black. So, Ito. Sa SIC, may mga ganyan talaga may nilalabas sa SIC na may mga iba-ibang kulay or varieties of the character on that line. Sa actual, ano ba yan, sir? Yung sinasabi mo sa manga, ganyan? O... Yes. Anong ibig mo sabihin, sir? Yung parang kumbaga sa toy line, di ba? May mm-hmm. mga nilalabas ba silang variants or tinatawag na iba-ibang klaseng kulay for the Kamen Rider pagat ni sa Super Imaginative Geography. Bawa, may kulay, may, bawa, original color is Shadow Moon. May nilalabas bang pula? May nilalabas bang ibang colors? Kasi nakita ko may mga iba-ibang colors. Eh. Ay, ito sir. Oh, sir, ito. Si Shadow Moon na rin. Saka sige. I think, sir, meron. Kasi last time, di naman ako expert. Pero nakita ko parang may Den-O na... Hindi ko alam kung pangalan, anong tawag sa kanya. Pero wala siyang kulay. Parang, ewan ko, anong klaseng release yun. So, yun, ginagawan din ng ano... yung iba nga custom pa eh. Pero yun, may mga ilan-ilan na pili siguro na variant din. Mm-hmm. Tapos like diba, itong si Another RX, parang ano lang yan eh. Ang history yata nito is, kung namatay si ano RX yata, yung original na RX, parang magiging ganyan siya, Another RX. Parang ganun yata yung storya niyan, ng figure na yan. Tsaka maganda sa SIC line na yan, sir, di ba? Ano, meron siyang option parts. Pwede mo siyang gawing black. Pwede mo siyang gawing black RX. Am I right? Correct me if I'm wrong. Yes, sir. Tama. Ganyan yung mga set na yan, sir. Katulad nito, itong Shadow Moon na yan. Tsaka ito. Yan. Mm-hmm. Although, syempre, gusto ko dalawa yung form nila. Kaya bumili pa ako ng isa para at least hindi ko sila pag-swapin. So yun, kasi idol ko talaga yung mga Showa, lalo na sina Black yan, Shadow Moon. So yun, it comes in pair talaga sir na swappable, ganyan. Usually yan, yung mga luma, ganyan. So ibig sabihin sir, if you have both variants, may kamahalan yung pula na Shadow Moon against doon sa original color na Shadow Moon? Yes sir, medyo mahal itong ano, itong red na to. Itong Another Shadow Moon, kumpara sa ano, doon sa silver na ano. Medyo mahirap na rin natang hanapin, ganun. Mm-hmm. So, yun. Pero ano, pero nung binili mo yung Shadow Moon, does the motorcycle included na doon sa mismong Shadow Moon or separate siya binibit? Actually, swerte na naman ako dito. Binitawan lang to ni Sir Arnel Aquino. So, yun. Binitawan niya, personal collection niya yan. Mm-hmm. So, binenta niya sa akin as, ano, as buo na yung si Shadow Moon and kasama yung motor. Medyo pricey nga lang. Pero syempre, ginrab ko na. Kasi yung opportunity ganun, napakadalang. Medyo mahirap na rin kasi yung figure. Ganda, no? Tsaka may Ike sa kapa. Tsaka shoutouts din kay Sir John Arvin tsaka kay Sir Rainfong. They are also watching today. Ay, oo. Mga idol yan. Lalo na sa toy photography. Pati na rin sa mga pagkukulek. Nako, nalaso ng gusto. Lalo na si Sir Rhyme. From Gundam to Kamen Rider. Oh, yeah. Yes, shoutout sa kanila and sa Toko Underground. Isang karangalan din na nakapanood kayo sa podcast na to para maipakita rin. Salamat sa pag...
Sabi nga ni Sir Rhyme sa akin, mag-hack siya sa mga ano, members ng PGC. Sabi ko, sige, lasunin natin sa Kamen Riders. I-convert natin sila. Baka sakali, di ba? Saka maganda sa so SIC, yan, sir. Saka mm-hmm. maganda sa SIC, di ba? May mga diorama rin silang ini-include na hindi kaya i-offer ng ibang line like SH figures, di ba? Merong mga rails, sir. Yung mga Hero Saga, ganun yata yung tawag doon na talagang merong example, si Shadow Moon, yung pulang yan, nasa throne. Nasa throne siya. So, ganun. Si Ichigo, nasa operating room. Yung mga ganun, medyo pricey. Pero astig yung ano nun, sir. Astig yung setup nun. Pero para sa akin, ang pinaka nakakuha ng attention ko si Stronger. Kasi sungay pa lang. Ah, chain si chick niya, si Tackle. Oo, tsaka si Tackle. Kaya lang, message yan ako kay Tackle. Ayokong bumili. Huwag mo akong lasunin, sir. Ay, no. PM is the key, sir. Kachidoki arms tayo. Naka-Christmas sale yan. No, thanks. Next, please. Ang dami ko na rin kasing na-declutter sa mga ano ko, usual Heisei line. Next, ha, dito muna sa baba. Yeah. Ayan. So, yan. Yan lang yung mga SHF ko, sir. Sina-block lang talaga. Battle Hopper at saka si Road Sector. Tama ba yung isa, Road Sector? Road Sector. Battle Hopper, Acrobater, Roboizer, something like that. Di, nag-usap nga tayo, akala ano, ang di ba ang tawag sa kanya is Roborider. Na ayun, isa yung kay Bioride, yung Bioride. Biorobo. Actually, hindi ko makalimutan to kasi pinost ko siya sa isang group. Then, kinorek ako ni Mark Ivan kasi talagang napaka-knowledgeable niya sa mga ano. Hindi si ano yan. Hindi, kasi pinost ko as Mac Jabber. So, hindi si Mac Jabber yan. Sabi nga yun. Si Roboizer yan. Something like that. So, yun. Ine-edit ko yung caption. Oo nga pala, sabi kong ganyan. Nalito na. Nakakalito kasi yung mga looks nito yung dalawang yung motor. Pero for me, ano ah. For me, salute and respect for you dyan. Kasi halos lahat ng ibang Kamen Rider fans, especially kay Black, talagang lahat talaga gusto kompletuhin eh. Mapa character, mapa motor eh. Especially motor. Kasi kapag nakita natin sa market, hindi siya ganun kadami eh, di ba? Mas may chance ka pa sa character mismo. Actually, hindi naman mga SHF, nabubulol pa ako. Hindi naman mga SHF to mga sir, mga pura Dera lang to. Pura Dera line. Wala akong pambili ng ano, SHF company Sir Mark Ivan. Kinumpleto yung mga toda nun eh. So, grabe mag-collect yun. So, how's the price range, price difference between that and SH figures? May kamahalan din ba SH figures? Kumpara dyan. Yes, sir. Ang alam kong SHF ni Battle Hopper, nasa 6K. Parang ganun din kay Road Sector, 6K. Halik doon, yung renewal version or yung unang version ng SH figures? Parang mas mahal pa nga yung unang version ni Battle Hopper, sir. Eh. Kasi parang more on talagang sa laging two yung kulay. No? Hindi pa parang ano lang siya, repainted version lang siya. Yung ano, sir? Yung una o yung pangalawa? Yung ano, yung renewal. Yung renewal, parang ano siya sir, more show accurate siya. Kasi yung una is sa laging two yung kulay niya. Pero sa yung pangalawa, yung renewal, kung ano yung kulay niya sa show, like this one, medyo parang mint green. Yan, ganyan na yung kulay niya. Okay. So, tapos yun. Parang nakikita ko, parang kompleto mo yung Shadow Moon from version 1 up to Shinkocho Seiho. Ay, wala akong version 1 sir. Ito version 2 na kasi ito eh. Ito yung SS. Yung mga version 1, yung mga maskuladong tawag ko dun eh. Eh, nasa likod, hindi siya ano, hindi siya figure, statue siya. Statue sir, bigay lang ng bayaw ko, DXF, Black at saka DXF Shadow Moon. Okay. So yun. Ganda oh. Tapos may soft V ka pa oh. Correct me if I'm wrong ah, soft V yan, di ba? Yung katabi ni Black sa right side. Ito at saka yun. Ah, okay. Ganda talaga. Nostalgic. So, nakakapagbalik talaga ng kabataan. So, shoutouts din nga pala kay, ano, kay Sir Chester Minoru na nanonood din siya today. Isa sa mga solidong membro ng Toko Underground. Yan, ay, nako. Idol ko yan. Pagka nakikita ko yung mga post niyan, parang nasa nanonood ako ng mga scenes ng ano, Kamen Rider. Parang ganun yung mga shots niya. So, sabi nga doon ni Sir. Next, nako. Sabi nga doon ni Sir Raim. Si Papa.
Nako, mukhang mag-i-enjoy ako sa kakabasa ng mga comments later. Hindi ko sila makita dito sa ano ko yung phone eh. Sorry, hindi ako maka-join sa comment section. Later na lang, mukhang mapupuyat akong kakabasa. Sana nag-i-enjoy yes. Mga nanonood. si Sir Gilroy nanonood din. Yan, shoutout din sa kanya. Sir Gilroy David Toledo. Yun, good evening po sa lahat. O, next na, sir? Yeah, next na tayo, sir. Next, please. Nako, ito hindi. Diyos ko, ayaw akong i-reveal to. Pero, ayan, mga hindi ko pa kasi napopost yung iba dyan. Grabe! Yan, yung... yung mga vintage feels ko. Yan, mga nalason lang ako dito. Nalason lang. That was your recent photography and I like that eh. Kasi chrome siya eh. Movie version sila, sir. 1995. So, nalason lang ako sa ano nila. Ayan, kita naman, metallic looks. Pero plastic lang sila, sir. Hindi sila diecast. Pero nagandahan lang ako sa ano nila. Metallic ano, coating. Yun. Then sa likod yan, napanalunan. Repainted ba siya, sir? Repainted siya? Hindi naman, sir. Hindi naman. Pero may mga konting scratches na rin yung mga yan. Pero at least tolerable pa. Maganda okay. Pa sila. So, how much was that nung nabili mo siya as set? Ito ah. Mm-hmm. Silang lima, sir. Yes. Ay, swerte naman. Nak 2.5 lang. 2.5 lahat. Kala ko skyrocket. Oo, pero 1995 na yan ah. Vintage. Ano yung loose mo na siya nabili? Hindi yung as in na... Ganyan na sila, sir, as it is. Okay. Sayang pero astig si, sila. Wala si sayang wala si Green. Oo nga eh. Sayang. Si White Ranger or si Green. Yung pa naman... Mari mo mahanap natin. Yun pa naman ang pinakaalamat si Tommy Oliver, di ba? Sa Power Rangers. Pinapanood ko nga ulit yung series eh. Na-miss ko. Lalo yung mga panahon natin nung bata tayo, no, na naglalaro tayo ng mga pretend play na tinatawag na. Kunwari, ako si Green, ha? Ako si ano. Tapos yung kasama natin. Ay, ako si Yellow 4. Yellow 4 ako. Tapos yung kasama natin si Pink. Then, yes, sir. Yan, pangarap ko to. Si Babylos. Nachambahan din. Binitaw lang. So, magkano na ang Babylos, sir? Magkano ang purchase mo sa kanya? Kasi as far as I know, mga 10 to 15 plus ang price range ng Babylos. Sir, nasa ganun nga. Nasa 12K above. Pero ito, sir, good condition naman siya. Nabili ko ng, ano, if I'm not mistaken, 8K or 8.5. Basta nandun, sir. O naawa lang sa akin yung nagbenta. Naawa lang siya. O nangailangan lang talaga siya ng pera. Shout out kay Sir Albert Esguera. sa kanya ko nabili. Tapos yung Shider dyan sa gilid, SH figures ba siya? O ano, hindi, ibang line siya? Socha po Henshin? SHF, sir. SHF. Kasi hindi siya Socha po eh. Kasi may pagkamalapad siya eh. SHF siya, sir. So yun. Then si Blue Hawk niya, ayan. Grabe, kompleto mo. No? Meron tong ano, no? Mobiles yan. Di pa ano naman, ba? Sir, kompleto talaga. Eh, yung ano ba, sir? Dito, yung, si ano? Si yung Bio-Robo niya, sir. Super mini plat ba yan? Or talagang figure? Ano kasi to? Yung mini plat to, sir. Mini plat. Yung plastic lang. Okay. Yung kit, oo. Galing kay Mark Evan to eh. Pero binenta niya. Hindi na binigay. Binenta na. Okay. Need kala funds. Kala ko binigay na naman eh. Kasi baka pag sinabing binigay, mag-react na naman yung mga kasama natin dito nanonood. Yan sir, si Voltes 5. Binigay yan ng bayaw ko. Yan. Kasi wala akong pambili niyan. FA, full action. FA, full action. Kaya lang hindi siya nahihiwalay eh. Ganito si, kung alam mo, si Machine Dolphin. Kay Machine Man. Ay, hindi ko. Ay, hindi ko masyadong... Ang nakita ko lang na mayroong Machine Man sa ngayon, ha, ikaw at saka si Sir Dwin. Kaya lang yung kay Sir Dwin, yung mga minifigures. Yun, medyo vintage siya na rin yan, feels. Tapos, then... Tanong ko, sir, before we proceed, ha. Yung Babylos ba, nagiging barrel siya? Yes, sir. Tatlong mode siya. Yung shooting formation, battle formation yan, battle formation yan, tsaka yung ano, mothership, yung pinaka ano, spaceship na formation niya.
Malay mo, in the future, sir, maglabas ng sulok chogo rin yan. Magda-down, magdi-DP ka. Pass. Satisfied na ako dyan. Satisfied na ako dyan. Okay. Ito, last ano to? Last display cab na to, sir. Ito, yan. Tatak Edwin de la Vega yan. Mm-hmm. Uy! Yan, mga gawa ni Boss Edwin yan. Yan isa sa mga alamat ni, ano, sa mga alamat na gawa ni Sir Edwin. Yan, naging nga pala oh, sa mga gusto magpagawa kay Sir Edwin de la Vega, yan, nandito sa video si Sir Edwin de la Vega na nanonood. You can PM this person kung may gusto kayo ipagawa sa kanya. So, ganda talaga, sir, no? Nang, oh, ang ganda, oh. Nakakalason. Lain mo, nalason niya ako. Diyan. At saka ito yan, yung first batch niyang sinasabi ng ano niya, chibi niya. Binenta niya sa akin. Yan, nasa likod. Parang panapat na sa Converge, eh, no? Mm-hmm. Parang tinalo pa itong mga WCF. And fun fact ulit, yung WCF na yan, galing ulit kay Mark Ivan yan. Binigay na naman niya sa akin. Binili o binigay? Binigay, napakabait. Binigay lang. Kaso, pinahirapan pa ako yung Shadow Moon. Binili ko yan eh. Hindi pa niya binigay. Hindi pa niya kinumpleto. Magbibigay na lang, kulang pa. Hindi pa sinagad, no? Oo. Pinahirapan pa ako. Pero ganyan ka rich kid dyan. Pinaminigay lang. Mm-hmm. Pero, yan, mga shodo na yan. Sa ano na to, sir? Sa mga gawa ni Sir Edwin, anong, paano nagsimula to na mag-collecta ka ng mga ganyang lights? Paano ka nalasan dito? Hindi ko nga rin matandaan kung paano ako napunta sa ano niya eh. Hindi ko alam kung paano, hindi ko na matandaan kung paano ko nakita yung FB niya or what? Or saan ko na ba nakita tong... Ah, sa mga ano yata, baka sa mga batang 90s. Kasama kasi ako sa group na ganun. Siguro nag-post siya doon. Hmm. Then nakita ko yon, PM is the key. Pwede ba magpagawa? Ayun, yun na. Doon nag-start pala, oh, doon. Ano yun, hanggang sa, kumbaga, nung nakita mo yung actual product, parang doon ka na nagtuloy-tuloy kay Sir Edwin. Mm-hmm. Gusto ko pa nga magtuloy-tuloy, kaso wala nang fans. Tsaka busy na siya sa mga bears niya. Tsaka sa mga hindi nakakaalam, can you give us the estimated ng price range for every figures? Parang kaysa may gusto mong pagawa. Kay Sir Edwin po? Yes po. Mga magkaano po? Yung Maskman, yan, lima kasi sila tapos kasama yung Jet Cannon nga ba yung pangalan nito? Alam ko, 3-5 niya binenta sa akin yan. Ah, yun. Set, 3-5. Mm-hmm. Then, itong mga bio man, magkano ba tinahod ko sa'yo, Boss Edwin, dito sa mga bio man? Di ko alam kung 300 each or 350 each. Or kung tinawaran ko pa ng 150 ang mga yan, nakalimutan ko na. Pero ganun siguro, nasa 300 to 350 yung each niya. Ganun. Nakita ko may parang ganun. Sana. Ay, pinagawa ko yan kasi bibigay ko siya sa bayaw ko. Actually, pag tapatong mga bayo man, bibigay ko sa ate ko yan. Pagdating nila, pag-uwi nila. Hopefully. So habang binabrowse mo yan, sir, shoutouts nga pala kay Sir Robinel Blackbox. Robinel's Blackbox. Ay, nako, Lodi yan. Lodi, sa mga Lodi. Tapos ano, sabi ni Sir Mark Evan Lumbang, naloko na mo, nadadali na siya mo. Hahanap ka ng discount yung iba. Paano kaya ulit makakuha ng blessings, no? Mukhang maraming manghihingi sa kanya ng mga figures. Sorry, binuko ko siya. Rich kid kasi. Grabe naman, sir. Then next, ano pa ito, yung... Ito, mga ano to. Yung mga... Ano ba kasi ito? Takumi or Kiwami? Litong-lito na rin ako sa mga ano nila. O yun, Takumi Damashi. Yan. Pamana rin yan. Ay hindi, actually pinaampon yun. Binili ko rin, pinakawalan lang. Kaya nakumpleto. Huwag sa'yo may binigay na naman si Sir Mark Evan dyan. Ay hindi naman. Hanapin ko yung mga binigay pa niya. Ay, speaking of binigay! Eto, itong tatlong gumag na to. Binigay niya yan. Sa mga po? Vinyls lang yan. Di ba ang bait niya sa akin? mukhang na-expose si Sir Mark Evan dito na bilang isang ano talaga, isang mabait na kolektor. Santa Claus yan. Oo. Abusuhin niyo ngayong Pasko.
Yan, galing sa kanya yan. Binigay niya yan. Grabe. Sawa na ata sa pera eh. Sir Mike, then, sorry ha. Yan. Sir Mike Evan Lumbang, sorry ha. Mukhang na-expose ka na dito eh. Then sorry, yan lang, sir. Then ito, flex ko lang yung medyo pinagmamalaki ko rin na ginawa ko. Yan. Sa mga lolo dyan, batang 90s, mga tito, lolo. Yan. Ginawa ko yan. Naalala ko kasi yung ano ko dyan eh. Childhood. Ang hindi ko makakalimutan dyan, yung Magnum. Yan ang kinadikan ko dati. Tapos bibili ko ayan ba, sir? Yan. Oo. Sino ba hindi nakapaglaro niyan? Diba? Yan. Yung mga Pokemon. Hanggang ngayon, gumagana pa rin. Ay, itong hinahagis na to. Sir? Gumagana pa rin yung bala, hindi. Gumagana naman, sir. Gumagana. Okay. Mga hinant ko sa ano, online. Ay, ito! Galing kay Mark Ivan yan! Galing kay Mark Ivan yan! Yung si Ultraman na yan! Ba't ganun ba't so, yung podcast parang ano parang tungkol kay Mark kay Mark Evan Lumbang? Oo, oh, parang collection niya ang iba dito. Ah, ito rare na to, sir. Napaka-rare niyan. Di ba? As in talaga? Hindi halatang idol ko si ano, Kamen Rider Black. Yan. So sabi doon ni Sir Mark Evan, paki-ready yung tanong ko. Andun daw sa taas. Mamaya itatanong sige natin. And sa mga viewers nga pala, pwede tayong kumuha ng mga compilation ng tanong nyo para mamaya kay Sir Verhel. Natingin natin kung ano yung mga possible na maisasagot po niya regarding sa podcast na to. Yan. So yun, yan. So far yun lang sir, yung mga collection ko. Yan. So, syempre, siyempre, since nakita na natin yung collection mo, siyempre, hindi na mawawala siyempre yung tatanungin natin sa tao yung naging origins or paano siya nagsimula mag-collecta. So, Sir Mark Evan, Mark Evan Lumbang. Sir Verhel, so, when did you start collecting toys? Nag-start talaga ako sir ano, siguro around 2011 or 2012. Then more on ano Naruto figures na ano bootleg. Kung nakikita nila yung mga 3 to 4 inches lang yun na statue na bootleg. Kasi hype na hype yung anime na Naruto noon eh. So yun, doon ako nag-start talaga. So on your first figure, syempre may mga ano tayo eh, meron tayong mga desires eh, meron tayong gustong makuha eh, or character doon sa pinapanood natin. So on your first figure, mapabootleg man yun or authentic, ano yung pinakaunang-unang naging figure mo sa Naruto? Sa Naruto, sir? Syempre yung Vida si Naruto. Actually, it is a Christmas gift. So, syempre may wish list. Anong wish mo? Kahit yung ano lang, statue ni, kasi hindi ko mabili, statue ni ano, Naruto na figure. So, yun yung binigay. Then, nanganak. So, how was the fulfillment at that time? Siyempre, every first time na nakukuha natin, there is a fulfillment. Iba yung, meron siyang feeling. So, ano yung naging feeling mo about that nung una ka nagkaroon ng Naruto? Dumating na ba sa point na parang gusto ko siyang magkaroon pa ng kasama? Na to the point na nag-expand siya? Parang ganun ba yung nangyari? Yun nga yung nangyari, sir. Siyempre, parang napaka-fulfilling na, wow, meron na akong figure kahit regalo lang binigay. So, yun. Nag-enjoy ng anak. Yun, kahit bootleg lang sila, nag-enjoy naman ako. Kasi walang pambili naman. So, on collecting bootleg, dumating na ba sa point na kulang na lang ibiyahe mo from Pampanga to Divisoria, makakuha ka lang ng figures in your collection? How I wish, sir. Pero alam ni Mark Evan na hindi ako marunong bumiyahe pa Manila. Takot akong bumiyahe pa Manila. Buti naman, dito sa May Angeles, may isang mall dyan na parang kumukuha siya sa Divisoria. So doon, actually, doon ko nabili mga bootleg. Pinakyaw ko. And tawad-tawad. Pwedeng 35 na lang. So yun. Doon ko na kompleto. Pero to educate our viewers and especially sa mga magsisimula sa hub, what was the difference
ng mga authentic against sa mga bootleg. For example, yung mga grandista, yung mga ibang figures like that. So, what was the difference of the quality? I'm not familiar with the grandista line, sir. Pero kung kukumpara natin yung bootleg sa authentic, napakalayo naman talaga ng ano, diferensya. Yung mga common issues ng bootleg, kung articulated man yan, loose yung joints, gano'n. Sa paint-wise, syempre, iba yung paint ng authentic versus sa bootleg. Maraming paint chip yan, or baka yung mata niya, kirat, gano'n. So, iba talaga yung quality ng authentic sa bootleg. Although may mga ibang toy line naman na bootleg, pero tolerable yung ano. Parang ang ganda ng pagkakagawa ng bootleg nila. Pero yun nga, commonly, bootleg is bootleg, authentic is authentic. Saka tsambahan minsan, di ba, sa bootleg, minsan pag nakita mong sa actual product, tapos pag-deliver sa'yo, duling, di ba? Yes, sir. Or yun nga, pwedeng pagdating sa'yo, tight yung joints, or dumating sa'yo, medyo loose na yung joints. So yun, yun nga, you get what you pay for. So after ano, so after collecting Naruto, so what was your next toy line na kinolekta? Yung kasabay niya na anime, sir, which is One Piece. Again, yung mga liit-liit lang na ano din, mga statue type, tsaka yung mga barko na parang binubuo, parang model kit yata, ganun. Pero hindi, ano, pero paunti-unti lang. Pero correct me if I'm wrong, ha? Yung ano ba, yung pagkokolekta ba ng One Piece is mas madugo kumpara sa Naruto? Kasi paraming variances ang ano eh, ang One Piece. Ah, yun nga, sir, kaya mahirap din magpalason sa One Piece. Napakaraming characters ng ano. One Piece. So, kung kukolek mo lahat yun, kahit bootleg pa siguro yun, baka mamulubi ka. So, yun. Pati yung mga pop, ano ba yung pop DX ba yun? Correct me if I'm wrong. Kasi yun yung... parang ganun, sir. Tsaka yung figure zero. Ayo. Tsaka yung mga statue pa nila, sir. Naruto and One Piece alike. Napakamamahal ng mga resin yan. May time nga minsan pag nakakita ako sa Divisoria niyan, alam mo yung presyong 1.5 pero yung itsura ng mukha niya malaki. Talaga nga eh, malalasong ka talaga eh. Especially mga... Although ang daming mga ano ngayon, sir. Statue type na medyo affordable na. Kaso bootleg nga lang. Pero maganda naman yung pagkakagawa sa mga statue type. Saka good thing for me kasi ako, I'm not discriminating bootleg. Kasi lalo na for those collectors that talagang budget-wise lang talaga. Doon kasi fulfillment na kasi sa isang collector yun na very specific lang. And they're not looking for the brand itself. Talagang naipuno nila yung needs ng mismong collector, like the bootleg. Kaya I have a big respect for bootleg kasi, kumbaga, for those collectors na hindi nila ma-afford yung mismong authentic, they have options by purchasing bootlegs. Tama ba? Isa na ako dun, sir. Kaya na bumili minsan ng bootleg. Like yung sa Dragon Ball ko nga, ang mahal naman kung bibili mo si Krillin saka si Android 17, kaya 18. Kaya, so, yun, bootleg yung... So, nung na-encounter mo yung One Piece, syempre, sumunod na yung Dragon Ball, am I right? Actually, huli yung Dragon Ball, sir, Kamen Riders naman. So, for Kamen Rider, sir, what was your first figure naman na binili mo sa Kamen Rider? And what was the story behind that? First figure ko, sir, is yung ano, Sick na Black talaga. SIC Black. So, loose siya. Loose ko siya nabili. I think around 1.5. Loose ko siya nabili. Pero kumpleto naman. Kumpleto. Swappable siya into RX, I think. So, yun yung pinakauna. So, what was your mindset at that time? Bakit pinasok mo yung SIC? Actually, hindi ko naman talaga alam din na nag-e-exist yung SIC line. Pati yung Kamen Rider Black na SHF, hindi ko naman alam. Nakita ko na lang sa isang group, si Mask Rider Black na SHF. Meron palang ganung laruan. So yun, search lang na search. Tapos kaka-search mo, nakita na naman ako na SIC nga ni Black na mas nagustuhan ko. Tapos ang ka-for sale siya. O yun, binili ko. Then nag-start na ako mag-hunt nun ng SHF. So at that time, sir, di ba, you managed to purchase the SIC nga na Black hanggang sa nanganak na. So to educate our fellow collectors, especially sa mga bago magsisimula sa pagkokolekta ng Kamen Riders, ano yung pagkakaiba ng SIC or Super Imaginative Shogokin sa SH figures? Overall, ano yung pinagkaiba? Malaking difference, sir. Una sa scale. Yung mga SHF, nasa around 5 inches siguro yan. Yung mga SIC, 7 inches above. Then, syempre sa articulation.
SHF, panalo sa articulation yan. Yung mga SIC, more on ano yan, lalo yung mga unang release. Limited talaga yung articulation nila. Mm-hmm. Then, SHF, show accurate yung ano, itsura. Mm-hmm. Sa SIC, as the name implies, super imaginative, parang pinag ikakaibang imahinasyon talaga yung ginamit para i-design yung ano figure. So, yun yung ano, sir. And price na rin siguro minsan. Pero in terms of details, masasabi mo ba na hindi accurate yung SIC compared sa SH figures? Madetalye yung ano, sir. Eh. Pag tinignan mo yung figure na SIC, napakaganda ng detalye niya. Napaka-madetail yung figure eh. Hindi ko lang sure kung show accurate yung mga ibang details doon. Mm-hmm. Pero kung sa SHF, mas talagang show accurate yung ano, design ng sa SHF. Pero kung price range yung pag-uusapan, how would you estimate the price range of SIC against sa SH figures? Kung sabihin na nating depend, kung sabihin na nating depende, siyempre ganyan naman yung sagot eh. Pero how would you estimate the price range of SIC against SH figures? Alin ang mas mahal? Depende. Hindi, ano sir. I mean, meron kasi mga ano selected figures sa SIC talaga na ano, ang mamahal. Ganon din sa ano, sa SHF, like yung sina Hibiki and Eternal. Mm-hmm. Yun, ang hindi ko alam ba't ang mahal nila. Binabanggit nila Sir John Arby na umaabot ng 15 mil. Yun, di ba? I mean, anong meron sa figure na yun? Ba't umabot ng ganong biglang price? So, yun, nakadepende pa rin sa ano, sir, certain figure. Pero yung mga SHF, yung mga sinauna, parang medyo affordable pa naman sila. Mm-hmm. Pero lately, biglang nagtaas yung ano, value, like si Bio Rider tsaka Robo Rider. Kung dating nasa below 2K lang, ewan ko ba naging 3.5, 3.8. Siguro baka dahil naging rare na rin. Ganun. Pero in terms naman sa ano, sa articulation, syempre we are a type of a persons that are doing photographies or articulation or nilalaro natin yung mga figures natin. What do you think are the issues na may encounter mo sa SIC and SH figures? In your own experience, may baka na-encounter ka bang issues regarding to those two lines? Sa ano kasi sir, SIC, given na yung articulation, ang hirap talaga. So pag may gusto akong certain na pose, na pipicturean ko siya, either nangangalaglag yung mga armor niya or what, or para mabro-broken joint na siya. Unlike sa SHF na napaka, ano naman, ganda talaga ng articulation. SIC parang more on, ano na sila, static stature, pa ganun-ganun lang. Although yung mga new releases ata, balita ko, medyo okay na yung articulation nila. Tsaka I salute na lang din for Bandai kasi kung titignan kasi natin yung kasaysayan ng SH figures and SIC talaga, we must admit talaga na yung joints talaga are the problems eh. Na kapag nakikita natin, usually articulated, minsan nakikita lang natin sa figures na mumuti, minsan makikita lang natin natatanggal. Ang nagiging issue kasi minsan, pag gumagawa tayo ng mga extreme poses, parang na-abuse siya. Na kahit na maganda ang articulation ng isang figure, dumarating sa point na na-exceed na yung limit ng kanilang, ano, kanilang advantages. Kaya parang ako rin, to be honest, na-experience ko na rin na mag-articulate ng isang figure that results in over-articulation, naputol yung braso. Yung SS Black, sir, parang ganun. Nagkaroon siya ng issue sa ano niya, elbow niya, kung nabalitaan niya yun. Parang na-broken. Parang rubber niya dito. Nagkaroon ng issue yun. Eh. So yun, kahit na SS na yun, nagkakaroon pa rin ng issue. So hindi talaga maiwasan din. Tsaka ano lang din talaga, kumbaga in my own perception, I don't know kung ganun yung perception din ng ibang collectors. It will depend on the collector talaga on how are they going to handle the figure to anticipate. Ano? Si Mark Ivan lagi nang babali ng antena yun. Tapos pamimigay na niya. Ganun, pag nabali yung antena, pamimigay na niya yan. Grabe naman, sir. Si Sir Mark Evan na naman. Ginaganong-ganon yung antena. Naaaliw siya sa antena. Ginaganong-ganon. Tapos mababali. Bigat ng kamay. Kaya sabi nga daw ni Sir Rainpong eh. Basta na-picture na ni Sir Mark Evan lumbang, tumataas na agad yung value. Oo. Oh. Mm-hmm. Tapos pag broken joint, paninigay niya sa akin yan. So, sir, syempre,
andun na yung pagko-collect mo ng two lines eh. So, how was the fulfillment of collecting those two lines? Pareho lang ba siya ng fulfillment or magkaiba para sa'yo? Kung i-compare sa mga nauna ko, like bootleg, iba yung fulfillment dito, sir. Unang-una, fan ako nung ano, fan talaga ako ng ano, ni Black, ni Kamen Rider, tsaka ng SIC. Talagang lason na lason ako. So, pagka nakukuha mo yung isang figure, na parang lalo, ang hirap hanapin, bigla na pa nabili mo. Parang iba yung fulfillment. Parang tanggal yung stress, tanggal yung pagod. Ubus yung pera. Syempre, tayo kasi mga batang, ano, tayo kasing mga batang 90s or mga batang 80s. Na iba kasi yung fulfillment natin bilang mga batang 90s na kapag napapanood natin sa TV. Hindi kasi katulad ng mga new generation kasi na they have many access on how to watch a series eh. Hindi lang sa Kamen Rider. Mm-hmm. So for you, syempre, nakikita na rin natin especially sa mga bagong generation. Like for example, sila yung mga Heisei era, yung Reiwa era. Na talagang nakikita na natin yung mga effects, yung mga iba-ibang klaseng scenes na nakikita natin from those series. So, para sa sa'yo, sir, kung babalikan natin ang nakaraan at kung i-defend mo yung Showa era compared sa Heisei and sa Reiwa, what do you think are the advantages? Bakit mas kapanapanabik pa rin balikan na panoorin ang Showa era against sa mga two eras na nabanggit ko na Heisei and yung Reiwa? So, yun. Alam naman ng mga kasama ko dito na ano eh, more on Showa talaga ako. So, ewan ko, siguro, before, kahit hindi, kasi ngayon po, mga CGI, di ba? Parang napaka-high-tech na natin, parang dali na lang gawin ng mga effects. Noon kasi, more on parang yung pagpapasabog, talagang actual pa yan. Papasabog sila, di ba? Background, talagang gagamit ng props yan. Ganun. So, siguro, iba talaga yung effect noon kumpara ngayon. Para sa akin lang naman, mas gusto ko yung noon pa rin. Kasi siyempre, pagka pinapanood nyo yun, magkakasama kayo mga kakaibigan, di ba? Naabangan nyo ngayon. Yung, isang mag-isa mo na lang sa cellphone. Yung ibig mo sabihin yung parang nostalgic moments nung kabataan na. Iba yung ano, iba yung effect nung pag pinanood mo yun noon na parang talagang buwis buhay, may stunt talaga, actual na ginagawa yung stunt, tapos actual yung mga effects na fireworks, ganyan, mga pasabog. Ngayon, parang CGI na lang yung ibang pasabog, ganyan. Pero so, sa tingin mo, sir, ano? Pero sa tingin mo, sir, sa tingin mo lang, opinion mo lang, ha? So, we are not bashing or kumbaga, hindi natin di natin na in-approach to in a negative way. So, what do you think yung missing or yung nawawala sa mga bagong generation ng Kamen Rider na meron doon sa mga luma sa Showa era? Sa tingin mo, ano yung nawawala doon sa mga bagong nakikita natin ngayon sa Kamen Rider? Ano yung nakalimutan na nilang ilagay? First of all, there's nothing wrong about the ano current eras, Heisei or Reiwa. Kasi nasa ano natin 'yan, nasa choice na natin 'yan kung saan tayo talaga mag-e-enjoy. So ako kasi fan ako ng Showa na rin kasi yung looks nila sa Kamen Rider na lang ah, yung looks nila talagang more on tipaklong ganyan na napaka bug type talaga. Tapos nung napansin kong pinapanood ko na yung mga sa Heisei, parang although bad pa rin naman, pero parang may halo ng ano, mechanical ano. Yung body nila, mechanical ano. So parang mas na-attach siya sa ano, natural looks na tipaklong, ganun, bug. So siguro so isang kumbaga, reason yun, kaya mas gusto parang, ko yung ano. Kumbaga, parang due to the innovation of the series, parang nawala na yung tradition ng looks ng Kamen Rider. Am I right? Parang sir. At saka parang ano na rin, dati ang simple lang, gaganon lang si Black. Diba, makapag-henshin na ngayon kung ano-ano pang nangyayari sa ano. Kumbaga, yung karaban, nakaganyan na, hinihintay na lang matapos yung henshin ng ano, Kamen Rider bago parang lumusog. Katulad kay, ano, parang katulad kay, ano, diba, yung kay, tanga na ito, yung kay Kamen Rider Saber, na parang ginawa na nilang malasenta yung henshin. Diba, hindi katulad dati, talagang pagka ganun, transform na, mabilis lang, diba? Tapos may napanood rin ako sa Ultraman naman, sir. Parang ang dami rin niyang ano. Tagal niyang mag-henshin din. Hindi ko lang kilala kung sino yung Ultraman na napanood ko lang. Again, there's nothing wrong sa bagong ano yung era. Actually, madami naman kasing, for example, si Ultraman Ginga. May mga seremonyas pa talaga. Hindi katulad kila Tiga. Tiga! Pagkaganong, kilipad na ulo yun eh, diba? Yun, parang siguro yun. Isang factor na rin yun.
Pero kung ano, kung babalik natin ang nakaraan, syempre tayo madali na natin mapanood yung mga lumang series eh. Kung ikaw manonood ka ulit ng showa na Kamen Rider, na which is si Kamen Rider Black, alin dun sa eksena na yun yung babalikan at bakit? Kamen Rider Black, sir? Be specific? Yes. Mm-hmm. Siyempre, yung final battle, sir. Ang tagal na hintay yun eh. Nakailang episode na bago lumabas si Shadow Moon. So, parang every time na pinapanood dati yun, pag lumalabas, bumababa yung bola niya, na nandun siya, parang, kailan ba alabas tong Shadow Moon na to, nung itsura nito? So, finally, nung lumabas siya, yun yung parang kapanapanabik na episode nun eh. Tapos yung mga finally, panahon natin, na si tapos yung mga bata pa tayo, sir, di ba, pinapalabas yung Mask Rider, which is RPNN. Alam mo, may experience, na bad trip ako kasi, di ba, ang tagal maglabas ng next episode for the final battle. Ang nangyari, napanood ko, ABC5, Mask Rider Black na American version. Ah, oo. Na-mislead ako. So, kumbaga, RX yun eh, RX. Oo, kung tatanungin kita sa Mask Rider Black na RX, sa Kamen Rider Black RX, sa tingin mo, do you find the yung American version successful compared sa Japanese? What do you think? Actually, nalin lang din ako noon eh. Hindi ko alam na ano pala yun, American version. Akala ko yun talaga yung ano, sumunod. So, lately ko na lang din napanood yung original na RX version. So, enjoy naman din yung ano, yung American version. Pero, syempre, fan yung ako sabad. Nung ano eh, sa Japanese version. So, dun ako sa ano. Japanese version pa rin. Tsaka 'di ba may mga iba kasing effects from Saban Studio na Mask Rider na may binago sila, 'di ba? Kaya parang hindi na siya kasing accurate ng Japanese version. Mm, si Furbus ata 'yung natatandaan ko 'to, si Furbus, parang pet na mukhang Ewoks. Tsaka ang nagustuhan ko pa kay Black. Ang dami niya kasing naging innovation eh. Tsaka, correct me if I'm wrong, ha? Kasi kung titingnan kasi natin sa showa, ang unang nakapagpalabas ng other form, correct me if I'm wrong din, Sir Mark Evan Lumbang, si Skyrider, kasi may upgrade version siya eh. Ang nakapagpalabas naman ng una na may maraming forms talaga, si Black. Also, mas siya may pinakamaraming alam kung sa ano eh, na transportation eh. Motor, tsaka kotse. Correct me if I'm wrong, Sir. Mm-hmm. Si Black talaga, si Black RX. May kotse siya. Ilan yung motor niya? Dami. Oh, may kotse pa pala siya. Kahit nga yung Battle Hopper, nagamit pa nga ni Shadow Moon, di ba? Na-control niya pa nga yan, di ba? Actually, sa kanya talaga yun. Kay Shadow Moon talaga yung Battle Hopper. Dinesign talaga yun para sa kanya. Talaga yung Battle Hopper. Pero sa ano, pero kung titignan natin yung final battle, alin na mas satisfying tignan? Yung final battle ng Black or yung final battle ng Black RX? Para sa akin, sir, yung kay ano pa rin, Black pa rin. Bakit? Kaya siguro ganyan naging sikat si Shadow Moon eh. I mean, kahit sa mga Heisei era, lumalabas pa rin siya. Parang ganda lang talaga ng pagkaka-villain ni Shadow Moon. Yan din ba yung mga naging factors kung bakit in-idolize mo rin yung character na si Shadow Moon? Dahil sa... Actually, sir, mas gusto, ano, mas parang idol ko si Black pero mas naastigan ako sa ano, datingan ni Shadow Moon. Eh din nung naglabas ng Cinco Cha sa iyo, umorder ka agad. Ayun siya, naka-display na. Tama na, ayoko na, last na yun. Pero kung di-differentiate mo yung version 1, renewal version, tsaka SS, ano yung pinagkaiba nila sa detalye? Sa tingin mo, mas humanoid accurate yung SS. Nahit ba ni Tamashii Nations yung details in terms of the details of Shadow? Yung SS na pandemic si Shadow Moon, tumaba siya doon, chubby-chubby siya doon. Pero articulation, hindi ko alam kung ganun talaga siya ka-chubby noon sa ano, sa series, pero taba-ching-ching siya ngayon diyan. Pero 'yun, mas ginagdahan nila 'yung ano, yung articulation, napapalitan pa ngayon sa may hip niya eh, or sa waist na papalitan siya ng medyo rubbery type para talaga ma-stretch mo yung legs niya. So pero yun. Issue naman niya is hindi naman katulad ng issue ng kay Black from the joint. Parang nawala yun, sir. Yung sa elbow niya dito, rubber din na kulay black pero parang wala pa naman akong so far na balitaan na issue. Tsaka sa mga joints wala pa naman. So sa mga so order far. Na mga sa mga bumili na or sa mga o-order or possible na ba kung mayroon pang pre-order sa mga order na Shadow Moon. Ano may advice mo sa kanila? Do you think it's worth collecting? Yes, sir. I mean, hindi naman siya ganun kamahal para sa akin.
So, kung talagang fan kayo ni Shadow Moon, or gusto niyo talagang i-collect yung line na yon, sulit naman siya, sir. Sulit naman siya. Sulit naman siya. Okay siya. So, in terms and open pa yung PO niya. May second so, batch. So, in terms naman, syempre, for the Shadow Moon, syempre, let's move forward to the next question. Eh, syempre, kung napanood mo yung superhero climb, yung kumbaga yung hero climax, di ba? Di ba pinakita rin si Shadow Moon? Syempre, you're a big fan of Shadow Moon. Pagdating kasi sa Black, di ba, napakalakas niya eh. Sa Black at saka sa Black RX, malakas siya eh. Talagang binugbugbug sarado talaga si Minami Kotaro eh. Pagdating doon sa Superhero Taisen, kung saan na kinameo nila si Kamen Rider W. Tingnan mo kagad yung nangyari, mabilis lang nabugbog ni Double si ano eh, si Shadow Moon eh. Tapos hanggang lahat ng Kamen Rider ni Rider Kick siyang palabas eh. So what do you think? Ayun ba yung naano siya sir, lumipad siya sa naano siya sa wall, yun ba yun? Okay. So para sa iyo, parang in your own opinion, parang para sa iyo ba parang ano, parang tinapakan nila yung ano nila, tinapakan nila yung personality ni Shadow Moon doon dyan, sa movie. Kasi parang ang hina niya ron eh. 'Di ba? Naawa ako kay Shadow Moon. Eh usually parang ganun naman talaga sir pag napaglumaan na yung ano character, 'di ba? Parang sa Naruto 'yan eh, si Sasuke kala mo ang tagal lumabas, kala mo lakas-lakas, pero nung nakaharap na si ano, Madara, parang wala nang kwenta yung powers niya. So siguro parang ganun din kay Shadow Moon. Sa una, malakas. Then, nagdatingan na yung mga bagong henerasyon ng riders, which is more powerful. Kaya siguro ganun na rin humina yung character niya. Pero may part din sa scene na yun na parang sinabi mo sarili mo, bakit ganun pinahina nila si Shadow? May ganun ka ng questions in your mind? Siyempre, meron din, sir. Pero siyempre, ano nila yan eh. Yan yung storyline nila eh. I mean, baka kailangan talaga ganun yung maging takbo ng story. Siyempre, dapat, di ba, palakas naman talaga ng palakas yung mga Kamen Riders. Parang ang pangit naman na as the series goes on. Parang imbis na lumalakas eh, sumihina yung mga Riders. So, siguro ganun talaga yung trend niya. Akin pero palakas ng palakas yung mga Kamen Riders. Pero nung time na nakadikit na siya rin sa building ng Shocker, nung time na pinagsisipa na siya ng mga Heisei at saka Showa, do you find that satisfying? Naawa nga ako sa kanya eh. Parang hindi. Parang hindi. Parang gusto kong lumaban. Parang gusto kong ipag-cheer si Shadow mo na bumangon ka dyan, gulpihin mo yung mga yun. Pero wala. Yun yung nangyari. Wala na siya nagawa eh, no? So, syempre, after ng mismong pag-collecta mo ng Kamen Rider, ang naging last collection mo, moving forward, is yung Dragon Ball and yung NECA. Am I right? Yun, sir. Medyo nalason. Si Goku lang yung sanang kukolektahin ko. Eh, nangan. Wala na tayong magagawa dyan. Yun, kaya Dragon Ball yung dumami. Kaya alam mo, sa mundo ng pagkukolekta, yung pag sinabing last na yan, yan na lang muna siguro. Arang ayaw na maniwala eh. Kasi parang nangyari. Nakailang last na yan na ako, sir. Ilang beses na. Paulit-ulit na lang. Ewan ko ba kay Bandai? Alam mo yung tipong ano? Alam mo yung tipong pagbili mo ng isang figure tapos last na to. Tapos makikita mo sa social media, pre-order. mga tukso, lalo na this year, ngayong Pasko. Parang walang pandemic. Actually, kaya ganyan din nabebenta minsan yung ibang figure, sir. Eh. Need funds. Kaya nga ang galing niya, ang galing ng marketing strategy ni Bandai despite the pandemic, hindi sila bumagsak kasi alam mo yung especially yung mga nostalgic characters, talagang binalikan nila by the toilets itself. Talagang na-fulfill nila yung gusto ng collectors. Kaya lang talaga yung pera mo talaga, wasak ang wallet mo pag nakakita mo sa ano, sa market, 'di ba? Thankful nga ako, sir, kahit papaano nag-release sila ng mga budget-friendly naman like yung BioRobo nga na mini pla, 'yan, 'di ba? Listen. Yung mga BioRobo, parang ang mahal, lalo yung mga vintage. At least naglabas sila, si Bandai, ng mga ganyan na budget-friendly naman, kayang bilhin ng mga gusto mag-collect. Actually, sa mga hindi nakakaalam, especially sa mga newcomers, talagang nagbibigay talaga ng opportunity si Bandai. So, kung hindi ka man nila bibigyan ng opportunity by reissues, bibigyan ka nila ng other options. For example, yung sinabi mo nga si BioRobo, at saka yung Voltron, kapag tinignan kasi natin yung diecast version tsaka yung mismong dating BioRobo talaga, ang mahal sa market eh. Pero hindi mo, kung mapapansin mo, kahit yung figures din ng Bioman, binuhay nila by the use of Shodo. Kaya doon pa lang, makikita na natin that they're showing
they're showing opportunities to other collectors by releasing other toy lines. And also, baka mali natin the future, magkaroon ng SOC na Babylos or magkaroon ng other super mini. Okay na ako doon. Yung Figurizer, di lang ako familiar, pero correct me if I'm wrong, mas mura ba sila yung sa Kamen Rider? Yung mga Figurize, parang kit ata yun, di ba? Actually, it's a good question, especially sa mga viewers. Kasi ang Figurize standard, ang estimated size yan are around 7 inches tall na figures. Kaya lang, if you're going to look at the details of the Figurize standard, again, sa SH Figuarts, for me mas color detailed pa rin ang SA, ang SHF, kasi kapag tinignan natin yung figure standard, since that one is a model kit, there are some parts of that you're gonna have to paint. So kumbaga, kapag tinignan mo yung box and yung finished product is not the exact that you will get. So yun lang yung issue ng figure standard. And also may mga sticker din siya. There are some parts ng sticker that are sticker heavy. Pero ang advantage naman kasi ng figure standard sa mga hindi nakakaalam, matangkad siya, okay articulation, and mas kompletos Ricardo's yung accessory kumpara sa SH figures. Kasi 'di ba sa SH figures, kapag bumili tayo ng isang figure, ganito yung ginagawa ng marketing strategy ni Tamashii Nations eh. Dati sir, 'di ba kapag bumili tayo ng SH figures, kompleto yung accessories. Ngayon hindi. Ang ginagawa nila, pag bumili ka ng figure, hinihiwalay nila yung accessories. Kinasama nila sa ibang figure or sinasama nila sa ibang for example si kung nakikita nila yung Kamen Rider build ni SH Figuarts, pag binili niya yung figure wala siyang weapon, nasa motorcycle niya. For example si 01, pag binili mo yung SH Figuarts na 01, yung weapon niyang sword wala doon kay 01, nasa kasama niya dun sa Wolf na Kamen Rider. Kaya kumbaga, sabihin na natin na matalinong marketing strategy, kasi kung talagang completist ka talaga, you're gonna have to complete that. And we must understand that this is a business, di ba? Wala kang choice. Bilhin mo. Yes, wala kang choice. Tsaka maganda kasi, sir, sa figure standard, kung hindi mo man naabutan na kolektahin yung SH figure arts at namamahalan ka, may pagkakataon ka by figure standard. Kumbaga, it's a little spoiler na which is very obvious naman sa mga Kamen Rider fans or Tokusatsu collectors na kinukompleto nila yung Heisei bit by bit. For example, ngayon may upcoming tayo ngayon na Kamen Rider Oz. May paparating din tayo na, alam ko na-release na yan eh, si Kamen Rider Agito, si Forsei, ni-release na si Oz. May mga upcoming pa tayo na which is si Kamen Rider Ghost. That is a figure standard. So, intay na lang natin yung mga announcements ni Bandai, so ayoko lahat i-spoil kasi there's talagang doon na sila mag-a-announce kung ano pa yung mga upcoming. And also Digimon fans, kukompletehin nila yung legendary rights. So since na-release na yung mga ibang variances, intayin pa natin yung mga further announcements regarding sa mga releases ng Kamen Rider. So sir, moving forward to our next question. So let's dig deeper into our conversation. So let's go for the hardcore conversation. Now, which is inaantay ng mga ibang nanonood. Hardcore? Ano yung mga tanong na yan? Yan. So, tinatawag natin truth slap conversation. So, let's talk about issues na nangyayari sa community natin. So, unahin natin pag-usapan is yung, syempre, since this one is a tokusatsu related. So, di ba, sa kultura natin ngayon, especially sa mga cosplayers, hindi na kasi napapansin yung mga Sentai, Kamen Rider na mga cosplay. There are some dedicated talaga na kulang na lang talaga gayahin nila yung mga posing, yung mga costumes, their body language. Minsan merong mga ibang tao na hindi nila naiintindihan yung passion nila, minsan pinagtatawanan sila. So nagigets mo yung point ko minsan. Na they find it very exaggerating and very corny. So para sa iyo, ano ba yung may papayo mo sa mga ganong tao na nakaka-experience ng discriminations about that, na hindi nila maintindihan yung passion ng tao? Yung nakaka-experience ng ganun, sir, payo ko, wag na lang nilang pansinin. Sila na yung mag-intindi na hindi lahat ng tao is into cosplaying, ganyan. Mm-hmm. So, yun, sila na lang mag-adjust kasi minsan kasi sir, kung diba, iintindihin mo pa yung iba, yung lalo yung negative effect sa yun, baka maano lang yung passion mo, masira yung passion mo.
Tsaka minsan, sir, di ba, merong sinasabi, di ba, na pag gumagawa ka ng post, minsan sasabihin, sira ulo naman niya ito, para naman baliw to. Di ba may mga ganun tao? Meron, sir. Di natin may iwasan yung mga ganun. So, baka di nila trip talaga. So, yan nga. Kanya-kanya naman kasi ano yan, sir. Passion and trip sa buhay. Pero ano, pero dito syempre, di ba, may part na rin kasi may mga discriminations about that. Eh. Pero sa tingin mo, what do you think are the reasons bakit hindi siya nagiging parang factor dito sa ating bansa? Do you think there's a possible reason or na dumating na ba sa point na yung influence usually ng Pilipino is sa Western? Bakit hindi siya nagiging ganun ka-attractive sa tao? Observation ko lang, sir, siguro. More sikat kasi talaga, Marvel eh. I mean, ano ba yung mga pinapalabas sa sinehan? May pinanood na ba tayong ano, mga Kamen Riders? Wala, di ba? More on Marvel movies yung mga pinapalabas sa sinehan. So, yun din yung, dun din na-expose yung mga bata sa mga Marvel. So, parang yun na yung tumatak sa kanila. Mga Iron Man, ganyan, Spider-Man. So, during cosplay events, parang pag may nakita silang iba na hindi Marvel, parang sino yun? Anong character yun? Lalo yung mga kung luma na ano, tas tokusatsu pa, parang syempre hindi sila na-expose dun eh. Kumbaga yung mga, may mga kakilala man dun, yung mga lolo, tito, mga certified tito, lolo. Yun. Mm-hmm. So isang factor yun, sir, yung exposure ng mismong ano, character, like Marvel, yan. And also yung ano generation kasi natin ngayon, di ba parang nakabulatan na nila is yung mga bagong generation na palabas. Kaya hindi na nila kilala. Baka mas kilala pa nila si Coco Melon, sir, kung para kaya ito kay Black. Mas marami pa nga taong napanood na Coco Melon ano, series kesa kaya no? Kesa sa Kamen Rider Heisei. Tapos makikita mo sa ano, makikita mo sa Toycon no, may nag-Coco Melon no. O di ba mas sikat pa siya ngayon kesa sa mga ano kay Black? Sino si Black? Kaya ito si Coco Melon to baka. Di ba? Nadali mo. Nothing wrong about Coco Melon, sir. Na ano lang. I mean yun, exposure kasi sa mga ano bata ngayon. Yan. So, before I proceed to my question. Sayang, di ko mabasa yung mga comment. Wala lumilitaw. Balikan ko na lang mamaya. Kaingit. So, before we proceed with our next question, shoutouts nga pala kay Sir Alvin Reyes and kay Sir Kieran Lumbang. Nanonood po sila. Ay, nako, yung mga Lumbang na yan. Si Kieran, isa pang rich kid yan. RK ng Dawo. Dawo Mabalakat. Tapos sabi Matitito ni Kieran, ano yung Coco Melon? Anong Coco Melon yan? Ha? Parang nakilala. Wow! Wow, di nyo kilala. Yan, Sir John Arvin, about kay Kieran, we'll see kung ano yung magagawa natin sa schedule regarding kay Sir Kieran. Kasi nagtatanong si Sir John Arvin kung kailan yung magiging schedule niya. So let's see kung ano yung magiging... Hoy, salang yan! Pati si ano, sir, kung kilala mo, si Christian Peco, yung hari ng Final Form, tawag ko sa kanya, tawag namin dyan, King of Final Form. Yung mga Kamen Riders niya, puro mga Final Form halos. Kasi talagang kompleto yung Final Form talaga, sir. As far as I know, sir, hindi lang niya pinapakita. Baka sakali pag na-interview mo, ipakita niya. Malay natin, the future, well, let's see about that. So, sir, proceed to my next question. So, let's talk about bootleg. So, syempre, sa bootleg kasi, just like you, satisfied ka na natutugunan ng bootleg yung pangangailangan natin, lalo na kung ang authentic is napakamahal. Eh, syempre, there are some elitists or purists that are criticizing bootlegs. So, ako, magko-compile ako ng mga questions na sasabihin sa'yo in general na to sa pagkokolekta and also sa bootleg. So, ito, tinanong ko na rin to sa naging previous guest ko. So, anong masasabi mo about this one? So, is it okay if we start? Sige, sir. Okay. So this is my first words na na-compile ko. So, Sir Berhel, wala ka pang salawal, nasa hobby ako. So wala kang karapatang magsalita. About sa ano yan, sir? Hobby or sa bootleg? Sa hobby? Pangkalahatan. Magsalita. Kung sinabi sa akin 'yon, bang reaction wala, ko dun. Kumbaga, wala ka pang may pagmamalaking koleksyon kasi wala ka pang salawal, nasa hobby na.
Siguro, sir. Respeto na lang din sa nauna. Kung ano, kung talagang big time collector siya. Actually, talagang small time lang naman ako. Talagang respeto na lang sa opinion niya, sa kung anong tingin niya sa collection ko. Let's just be humble na lang. Mm-hmm. Hindi kasi ako mapagpatol sa mga toxic na tao or negative na tao. As much as possible, iniiwasan ko. Pero kung yung masabihan man ako ng ganun, eh siguro intindihin ko na lang din yung tao kung ba't niya nasabi yun. Diba? Mm-hmm. Yun, ako na lang mag-a-adjust. So, this is the next one. So, related din to sa first na nasabi ko. So, Sir Berhel, may pambili ka ng laruan, may pambili ka ng Kamen Rider, pero wala kang pambiling brick. Ay! Tinamaan ako dun? Lalabas ko na ba yung wala akong garter na brief din? Sinusulit ko lang naman yung brief, sayang. Pwede pa naman, nag-hold pa naman yung garter. Hindi, yung brief na yan, no? Pero siguro marami makaka-relate, sir, dyan sa brief na yan. Ano ba yan? True to life naman talaga ako, sir. Sulit naman talaga yung brief. Pero syempre, pag sa bahay, yung mga ano, yun yung mga sinusuot ko. Pero pag naman papasok sa trabaho or may lalabas ng bahay, syempre yung may garter naman yung susuotin. Mm-hmm. I mean, parang siguro metaphor na lang din yan. Pag kasi napunta tayo sa ano, bisyong ito, pagko-collect, lalo na kung di naman tayo mayaman, wala naman tayong, hindi tayo financially stable, talagang magtitipid at magtitipid ka. Nandyan yung magbimerienda ka na lang ng ano, Sky Flakes, iinom ka na lang sa drinking fountain. Di ba? Mm-hmm. So, isa sa pagtitipid na rin, yung tiisin mo yung brief mo na. Hanggat may garter pa, hanggat ano pa yan, nag-hold pa, baka pwede pa, kahit sa bahay lang naman. Diba? So, yun. Kumbaga, ano, kumbaga pang raos pa siya, ano? Oo, hindi ko kinakahiya. Sa bahay lang naman, eh. At least may brief pa ako, yung iba wala nang brief. Pero that's the reality in life that we must accept. Kasi minsan, di ba, alam yung tipong pangangailangan natin, pero parang sa halagang 200, nag-aalangan pa tayo, di ba? Oo, sir, pero yung mga collection mo, mamahal, pero parang buy now agad. Diba? PO agad. Pero yung brief na tig 100 nga lang, 3. Parang gusto mo matawaran ng 80 sa Changgian, diba? 80 na lang, last price. Dibs ko na. Yung mga ganun. Diba? 103 na nga. At hihirit ka pa. Diba? 80 na lang, please. Diba? Nang hinayang ka sa 20. Diba? True to life lang, sir. Matawaran pa natin. Matugunan lang natin yung pangangailangan natin. Hindi tayo rich kid kamukha ni Mark Ivan tsaka ni Kieren Lumbang. Eh. Kung saan ang kamukha tayo nila mga Lumbang brothers na yan. Hindi tayo tatawad sa mga briefs. Ano ba yan? Next question na nga, sir. Huwag na mga underwear. Yan, so, since nabanggit ka na yung 1 and 2, so this is the third. So itong third na to, hindi ko sure if it will apply to all. So it will depends naman. So anong masasabi mo rito? Ito bang usually sinasabi na kasabay ang paglaki ng collection mo is sabay din ng paglaki ng ulo mo? Naniniwala ka ba sa ganun? Siguro sir, may mga taong ganun, di na natin maiiwasan yun. Siguro sobrang proud nila sa collection nila. Or yun nga, baka sila lang yung may figure na ganito, lalo na kung holy grail yung figure talaga. Sige, po-post niya yan. Pag mamalaki niya, uy, meron akong holy grail na figure. So, personality or character na ng tao yun, di na natin mababago yun. Meron din naman mga collector na humble lang. I mean, minsan di nga nila pinupost yung collection nila, di ba? I mean, di natin alam. May collector pala na gano'n na nag-e-exist, tahimik lang sa social media, di ba? So, yun. Tsaka, di ba, kasabihan, sir, di ba, na mas ano pa eh, mas kabili-bili ba ang kaimik eh, kaysa sa matalak eh. Minsan kung sino pa yung matalak, yun pa yung mas konti yung collection, di ba? Yung mga low profile yung tawag nito, mga low key, yung mga simple lang. Gaya ni Mark Ivan yan, matagulang yung mga, di niya nilalabas lang yung mga ano niya. Yung mga toda niya, pag nakita niyo yung mga toda niya ng Kamen Riders, kumpleto yung mga motor niya. Pati si Kieren, naku, tahimik lang yan.
Pero totoo ba minsan na, pero ikaw naniniwala ka minsan na bawa tayo, ba mga beginners tayo, may mga ganun ba minsan tao na pag halimbawa nakakatikim na tayo ng koleksyon, parang feeling na natin sa sarili natin na superior tayo. May mga ganun bang tao? Ako, buti na lang, hindi naman ako ganun. Pero meron naman, sir. May na-encounter na ba akong ganun? Parang so far, wala pa naman. Buti naman, wala pa naman akong nakikilalang parang ganun na napaka-superior na ng tingin niya sa sarili niya. Dahil nakakaumpisa pa lang niya. So, saka so far, wala pa naman akong... Saka nakita ko naman, sir, sa Pampanga, ano yun, na napaka-very healthy ang community, especially sa Pampanga. So, kumbaga, malayo-layo kayo dun sa Maynila eh. Kasi sa Maynila, talaga nagbuklod-buklod na talaga yung mga grupo eh. So, bakit nga ba nagkakaroon ng pagbubuklod ng mga grupo? Siyempre, dahil na rin sa perception or sa paniniwala ng bawat tao, kaya nagkakahiwalay sila ng mga grupo. Sa Pampanga kasi, nakikita ko solid. Kamen Rider Collectors Pampanga man or Pampanga Gundam Community. Kaya, I'm very happy na naging part ako ng grupo na yan. And I can... Bawal ang toxic sa amin. Bawal ang toxic. Diba? Oh, enjoy lang natin ang pagko-collect ng hobby. And also, KRCPH, nakikita ko sa KRCPH, yan, sa SIC groups, nakita ko na very healthy. Oh, shoutout ko lahat mamaya yan, kung may shoutout portion. Shoutout natin yan. Yan, sir. So, to proceed with my next word na aking sasabihin sa'yo. So, ito, sasabihin ko sa'yo. Ano ba yan, mga bootleg na yan? Basura yan. Wala namang value yan eh. Huwag ka na mag-collecta niyan, wala kang mararating sa pag-collecta ng bootleg. Partly true, sir. I mean, kung pag-uusapan natin is yung monetary value niya, kung pera yung pag-uusapan, wala talagang value yung bootleg. Nabili mo ng 100 yan or 1,000. Pagdating ng panahon, baka 800 na lang, 500, ganun. Baka pamigay mo na nga lang eh. So kung money-wise, masasabi natin, partly true, walang value. Pero kung... As a collector, ba't ka ba nag-collect ng bootleg? Ba't binili mo yung bootleg? Ano ba yung reason behind that? Like sa case ko, syempre hindi naman ako ano, may mga financial constraint, hindi ko naman kayang bumili ng ano, ng authentic noon, ng figure na yon. So ako satisfied na ako doon sa makita ko yung figure na yon. Masaya na ako, meron na akong representation ng certain character na yon. Eh di, enough na sa akin yung ganun. So, why do you collect bootleg? Diba? I mean, pero value talaga wala. Wala tayong debate doon. Money-wise, wala talaga siyang value. Partly true. Totoo yan, sir. Yan. So, akin, may na-compile ulit akong words. So, this is my last ko para sa inyo. So, eto na, Sir Berhel. Sir Berhel, huwag kang papasok sa hobby kung wala kang pera para sa hobby. Partly true din, sir. Napakahirap ng ano. Lalo na kung ako nga, yun nga, sabi na natin, last na to, pero parang ang hirap huminto, di ba? Mm-hmm. So, itong hobby na to, yung pagko-collect, lalo na kung mapupunta ka sa authentic, actually, kahit pati bootleg eh, mamahal na rin ang ibang bootleg ngayon. Mm-hmm. Kung wala kang ano, I mean, pwede naman, discarte na lang yan eh, katulad nga yun, tiisin mo yung brick mo, pag merienda ka ng Skyfix at tubig, di ba? So, wag mong pigilan yung tao. You can advise him, nasa sa kanya na yun, kung susundin niya yung advice mo, explain mo lang na maayos. Oh, mahirap talaga pag nag-collect ka ng ganito. Mababaong ka sa ano, yung wallet mo, warak na warak, diba? Pero huwag mo sigurong pigilan. I mean, try mo. Ganyan. Then, nasa tao naman kung paano niya didiscardihan yung ano, financial niya when it comes to collecting. Pero kung ikaw ay nasa situation, tapos ginagawa ka niyang basura, sabihin, wala ka naman pera eh, huwag ka nilang mag-hobby. Kasi total naman, mas kailangan may pangangailangan ng pamilya mo kaya sa hobby, di mo naman kaya, huwag manapilitin sa sarili mo. Anong i-discourage ka gano'n? Siguro, sir, sasabihin mo sa kanya, buhay ko tayo. I mean, discarte ko na to. I mean, thank you sa advice mo, pero huwag mo akong pigilan sa ano, sa gusto ko. And siguro, kung di pa naman ako napupunta sa, hindi pa naman napapasama yung pagkokolek ko, di pa naman napapabayaan yung ibang ano, mga priorities, eh di, okay lang. Huwag lang mapasama na. Kasi may mga ganun yung napapasama na talaga dahil lang sa pagkukulik. Napapabayaan na yung ano. Tsaka alam mo yung sampal ng priorities. Alam mo yung sampal ng katotohanan ni sabi nga ni Sir Rendon. Na syempre, di ba, binili mo yung laruan, wala naman sila naiambag doon.
di bali ko man yung bag sila doon, pwede ka nilang digtahan kung ano yung mga dapat mong gawin kaso wala naman sila ang bag doon. So it's your choice pa rin if you're going to comply to their advice or kung susunod ka sa kanila. Diba? O hindi. Yes, sir. Kaya may ambag sila o wala, pinagsabihan kanila, hindi mag-reflect ka. Nasa sa'yo na kung susundin mo siya, yung advice niya. Nasa tao pa rin yun, sir, kung paano niya tatakayin yung yung hobby. Mm-hmm. Kung paano niya i-manage yung pagkokolek. Yan. So, before we proceed with our next question, so, shoutouts nga pala kay Sir Efren J. De La Cruz. Nanonood yan. Si Sir Gap Miranda. Ah, oo. Yan. Ako si Idol. Tahimik. Yan. Isa sa mga tahimik yan. Hindi mo nakikita nagpo-post ng mga figures niyan. Pero, shrine ng mga collection niyan. Si Sir Christopher Gayomali and si Sir Ryan Gutierrez. Si Sir Ryan Gutierrez, yung ibang na-question ko, yung na-question ko sa'yo, galing sa kanya yon. Na which is na marami rin ako natutunan sa taong to. So you can watch our podcast para makita nyo rin yung aming naging conversation. Yan, si Sir Ryan, I salute that person also. Isa rin sa mga good evening po, mga sirs, sa mga nanonood, good evening. Yan, so next question, this is my next question for you. So this is about impulse buying. So impulse buying. Mga, yan, ito isa sa mga may half na gusto nila mapag-usapan, may half na hindi nila matanggap sa sarili nila. So, about impulse buying, ito naman yung question ko para sa iyo. So, syempre, kapag ka nakakakita tayo ng mga bagay-bagay, lalo na kapag ka gusto natin yung item, talagang lahat gagawin natin eh. Kapag ka maganda yung item, gusto natin bilhin eh. Kulang na lang yung ibang tao, umutang eh. Para lang mabili lang yung gusto natin eh. Pero para sa iyo, what are your comments about impulse buying? Para sa iyo ba may mga ibang nag-impulse buy dahil gusto nila yung item or for the hype? Yun nga sir, impulse na, di ba? So, ako nangyayari sa akin sir, yung impulse buying. Nangyayari sa akin yan yung minsan nga wala mang impulse eh, yung dadaan lang ako sa toy store, tingin-tingin. Ako mismo nilalaso ko 'yung sarili ko. Parang, "Uy, may pera ako." Tingin-tingin nga baka may may lason. So, wala naman sa plano, titingin lang. Minsan naman 'yun, makikita ka sa social media, may bagong figure kahit hindi mo line, parang nagustuhan mo, ay, mabili nga yan. So, minsan nangyayari sa akin yung ganun na impulse buy. So, it's more on emotional kasi yan, sir. I mean, yun nga, impulse. So, para sa akin, there's nothing wrong as long as mamanage mo naman kahit papano. Kasi ako, ginagawa kong kung nangyari man sa akin yung impulse buy, darating yung time kasi na marirealize ko na, ay, ba't binili ko to? Parang impulse lang. Gagawin ko nun is, for sale ko na lang siya. Ano yun, parang yung kachidoki ko, sir, impulse ba? Parang dumating na ba sa point, sir, na bumili ka ng isang item tapos hindi mo na-enjoy? May dumating hindi na ko. Na hindi mo na-enjoy. Bumili ka ng items, hindi mo na-enjoy. Kumbaga, parang siguro sir, na-enjoy ko siya. Na-enjoy ko siya for a certain time. Yun. Yun nga yung mga usually impulse buy na hype lang. Na-enjoy ko siya for a certain time. Then na-realize ko, but i-declutter ko na nga, parang di ko naman siya talaga ganun ka gusto. So, ganun. Then, for sale ko na lang. Ganun. So, kung tapos, nabili, sir, diba, di balik lang. Mm-mm. Tapos, sir, di ba merong ibang tao na nasisira ang pagkakaibigan ng dahil sa impulse buying, di ba? It's your specialist sa mga toy convention, alam na mga collectors yan. Diba minsan pagka may gustong item, ay gusto ko to, pautang muna men, babayaran ko sa'yo. Tapos pagdating ng bayaran, hindi mo na mahagila. So para sa'yo, do you think it's a relevant thing to do pagdating sa hobby na kailangan mo pang mangutang para lang matugunan mo yung kailangan mo pagdating sa hobby? Kasi binibigay ni Sir Mark Ivan yung mga pangangailangan ko. Hindi ko na kailangan umutang sa taong yan. Hindi, I mean, seryoso. Buti hindi pa naman ako umaabot sa point na ganun. Or kung may umutang man ako, babayaran ko naman, di ba? Mm-hmm. So, siguro sa iba, baka nangyayari yung ganun. Talaga magkakasiraan kayo kung magkaibigan kayo, di ba? Marami nagkakasiraan sa utang. So, nasa sa kanila na yun, sir. Mm-hmm. So, pagdating naman, syempre, sa impulse buying, syempre. Ito na yung isa sa mga naitanong ko sa mga guests ko na naisagot naman nila. So para sa'yo, ito itatanong ko sa'yo. So ito rin yung question ko. Kasi di ba sa kultura natin kasi yung mga collectors,
tayo pag nakakakita tayo ng mga laruan ng mga batang 90s and 80s, nilalaro natin. Yung packaging, wala tayong pakialam dyan. Tapon natin yan. Wala tayong pakialam dyan. Bootleg man or authentic, okay lang. Na-enjoy natin yun. And we have no ideas about authenticity. Tsaka walang social media. We are not that knowledgeable in terms of brands sa toys. Kumbaga, makuha lang natin yung gusto natin, okay na eh. While we have those toys, we enjoy playing it. Na kulang na lang na pag sa mga kapitbahay natin, hiramin natin, and we cherish our childhood a lot. Pero sa panahon kasi natin ngayon, yun yung nawawala kasing factor sa kultura natin, na yung paglalaro. Kumbaga, ang nangyayari kasi, yung mga ibang collectors, they are not buying to play it. They are buying it just to sell it. So para sa iyo, Sir Verhel, what are your thoughts about that? Na nawawala na yung kultura ng paglalaro ng ating collection sa ating bansa. Depende siguro, sir, sa figure din. I mean, kung ano yan, should I mention the line? Funko Pop. Eh, hindi mo naman talaga malalaro yan kasi statue lang yan, di ba? I mean, anong malalaro yun? So, most of the Funko Pop collectors, talagang mas na-appreciate nila yan kung nasa ano siya, nasa box. So, depende sa ano, sa laruan na rin siguro. Although may mga laruan din naman na playable naman, pero choice ng collector na hindi, dyan lang yun sa box. So, we should give them respect na lang na eh doon sila ano eh, doon sila masaya. Satisfied na sila doon. Yun yung trip nila na ayaw akong laruin yan, diyan lang siya sa box, masaya na ako diyan. So kung tayo, hilig natin yan box yung mga laruan natin. Pero do you believe, sir, na may part doon na nawawala na talaga yung culture of playing, na dahil na rin syempre sa innovation ng industriya? Partly, sir, I mean, syempre toys were made to play, sabi nga nila, di ba? Kaya ginawa yan, buksan mo sa box, laruin mo. So, may nawawala na rin talaga minsan yung ganun. Lalo na pagka talagang, ako, nangyari na rin kasi sa akin yan, although maliit lang na figure, parang hinayang na hinayang ako na buksan siya. Parang mas maganda siyang nandyan na lang. Ganun. So, nangyari na rin sa akin yung ganyan. So, hindi pero, natin maiwasan. May ganun talaga na. Parang ayaw nilang buksan. Pero what are your comments about this? Halimbawa, nag-invest ka ng laruan, hindi mo binuksan. After 10 years or 20 years, binuksan mo siya, putol yung joints. Ano mag-reaction? Possible na mangyari yun, sir, due to aging, lalo na pag na-stack yung mga joints. So, siguro manghihinayang ka na, sana di ko na ginalaw, di ba? Di ko na binuksan ngayon, kung bubuksan ko rin lang pala. Tulad, tanyan, nasira pa tuloy. So, di natin maiwasan. Eh, wala. Nangyari na, sir. So, sayang. Sayang din na imbis na nalaro siya before, natago lang and eventually nasira due to aging. Kaso yun nga, sir, diba, nasa collector sir, diba, yun. Eh. Tama ba yung opinion ko, sir, diba, na much better na lang din na isang karangalan na masira sila nang dahil nilaro mo sila kesa sa hindi mo sila nilaro, diba? Hindi ko lang kung may napanood ako noon or nabasa. Yun nga, parang toys were meant to be played and hindi naman destroyed yung word. Nakalimutan ko ano yung word, pero ganun. Parang yung mga laruan is ginawa yan para malaro at eventually masira. And wala naman talagang ano. Para sa akin, opinion ko, walang naglalast. Lahat ng mga material na bagay nasisira talaga yan. Mm-hmm. Pagdating ng panahon. So, yan. So, since nabanggit mo yan, so at least naisagot mo yung mga questions ko. So, let's proceed naman to our next question. So, usapang seller naman. So, syempre, sa seller na yan, for example, ito yung question ko sa'yo. For example, you're a seller. Ako ang buyer. Bibilin ko yung laruan mo. Ang laruan na ang presyo ng laruan mo is worth 1,000. Binili ko. Tapos, makikita mo, binenta ko ng 1,500 sa market. So, para sa'yo, may karapatan ka bang magalit dahil binenta ko yung binili ko sa'yo? Kung ako yung seller, sir, wala. Eh, binenta ko sa'yo ng ganung presyo eh. I mean, yun lang yung asking price ko. Binili mo naman, di ka naman tumawad. Or kahit tumawad ka pa, then makikita ko a few days binenta mo. Then may bumili. So, wala eh. Yun, nabenta ko na sa'yo. Sa'yo na yun. I mean, kahit ano pang gawin mo dun, it's yours. Binili mo sa akin eh. Although may ibang mga sellers na parang nangihinayang sila, mabebenta pala ng 1,500, binenta ko lang 1,000. Pero kung ako yun, wala.
Okay lang. Binenta ko na sa inyo. Pero what are the factors? Bakit napaprustrate sila? Nasabihin na, bakit ganun? Bakit ganyan? Binenta mo yan? Ganyan, ganyan. What do you think are the factors? May part ba sa point sa tingin mo, in your own opinion, na ayaw sila nagugulang? Ayaw nilang ano, sir? Ayaw silang nagugulangan. Nagugulangan. Well, ano, sir, I mean, either nabenta niya ng mura kasi hindi niya alam yung presyo ng seller, then eventually makikita niya nakapusang mahal pala ng ano, ng binenta ko lang ng mura. So baka feeling niya nagulangan nga siya. So yun, talagang sasama yung loob ni seller. So yun, pero meron din naman sigurong case na pinagkatiwala ni seller yung ano, figure sa baka kaibigan niya yung buyer, binenta na lang niya ng ano, pamigay sale, tapos makita niya binenta pala sa iba na ano. Medyo nakakasama rin ng loob yung mga ganun. Sa part so, ng seller. So kumbaga, it's a case-to-case basis on the collector kung bakit niya binenta. Kasi kumbaga, di ba, we must not judge the person eh. Kasi hindi natin masabi bakit kaya niya binenta yun. Baka may pangangailangan siya, di ba? Possible, di ba? Yun ang problema kasi sa ating mga Pilipino minsan na nagko-conclude ka agad tayo without any basis. Tama ba? At saka, ano sir, minsan yung ibang seller, kinocompare din nila yung current market price. Ganun. Either tataas yung value or bababa. Ganun nila ibebenta. Or kung patutubuan man nila, konti sa lang. Kamen Rider, sa Kamen Rider ba, hindi healthy naman yung price range pagdating sa Kamen Rider? Or may part na may toxic? Yung price range, sir? Yung bentahan ba? Bentahan. Like ako, dati 6-8 yung katsidoki, 5-5 na lang ngayon, sir, para sa'yo. Special offer. Hindi, meron naman, sir, di naman mawawala yung ano, toxic sa buy and sell. Kahit anong toy line siguro yan, mapa-Kamen Rider, mapa-Marvel, or kahit anong toy line. May toxic talaga sa ano, buy and sell community group. Eh, what if naman... Lalo pag mahirap kausap yung buyer or seller. Eh, what if naman, ito, for example, ito, ano ba itong question? For example, ikaw si seller, ako si buyer. For example, nagbenta ka ng mahal, tapos sasabihin ko, ang mahal mo naman magbenta, next naman please, napaka-overprice mo. Well, hindi ba pwedeng tawaran yan? For you, what are your thoughts about that? Respect the seller, sir. Kung ikaw naman si buyer, mag-ano ka na lang, scroll up ka na lang, next ano ka na lang. Eh kung wala kang pambili, yun yung price ni seller eh. I mean, may reason ba't ganun yung price niya. And kung di mo siya afford bilhin, eh huwag ka na lang mag-bad mouth sa social media. Hanap ka ng iba. So para sa iba, Sir Virgil, it's an appropriate action na kailangan mo pang comment sa social media kesa sa isip mo na lang pasok. Eh yun nga, sir. I mean, hindi tayo para-pareho ng kaisipan. Meron talagang paagustong-gusto niya yung item. Kaso mahal, sobrang sama niya ng loob. Masasabi niya sa seller yun na, ang mahal naman yan, babaan mo na lang para mabili ko. May mga ganong factors, sir, na sa sobrang sama niya ng loob, nagrarant na lang siya sa comment section dahil nga di niya mabili yung item na gusto niya. Kaso yun nga, we must respect the selling price of the seller kahit na medyo minsan di na makatarungan. Wala eh, seller siya, we are the buyer. We have the option to buy or not to buy. Hindi naman tayo pinipilit. Hindi ka naman pinipilit ni seller na bilihin mo tong 70K na ano ko. Wala namang pilitan. So, yan. At least may idea na sila. So, to our next question, usapang bashers na. So, usapang bashers. So, syempre sa culture natin sa community, hindi lang naman sa line ng Kamen Rider ito eh. Hindi lang sa laruan, pati rin sa ibang industriya. May mga tao talaga sa paligid natin na sadya talagang mapanuri or mapamuna talaga sa ginagawa mo. And merong iba talaga na gusto talagang sirain ang buhay mo. So, para sa'yo, meron talagang ganun. So, para sa'yo, Sir Virgil, what do you think, bakit may mga nag-i-exist na mga gantong persons sa community? Especially sa toy community, bakit may mga gantong persons? What are the reasons for that? Hindi natin alam yung mga personal background nila, sir, ba't ganun sila. Pero yun nga, hindi natin maiiwasan talaga na may mga toxic kahit sa anong community pa yan. So sa toy community, meron ding mga toxic na tao.
So, hindi natin alam kung ano pinagdadaanan nila sa buhay. Buti na lang hindi ako kasama sa mga toxic na taong yun. Tsaka yung mga kakilala ko, hindi naman ganun. So, yun nga, walang toxicity sa amin. Unless na lang so, kung ibibigay, unless na lang sa tingin mo lang ha, joke lang to. Sa tingin mo, unless na lang kung ibibigay sa yung Kamen Rider, tanggal yung pin. Tanggal yung sungay. Eh, kung binigay lang naman, okay na yun. Choosy pa ba ako? Repair ko na lang. Di ba? Sir Mark Evan, baka may mga broken joints ka dyan. Akin na lang. Kahit di ko line. Yan. So yun, hindi natin maiiwasan mga toxic, sir. Oo. Pero, syempre, sir, sa ano, di ba, sa community, may mga bashers, may mga haters, merong iba talaga na gumagamit talaga ng trolls talaga eh. Just to hide their personality para makilala mo sila, para tuloy-tuloy ka nilang wasapin. So, para sa'yo, Sir Verhill, what are the reasons bakit may mga ganito? Sa tingin mo, meron ba silang problema sa personal nilang buhay or it's a part of their stress reliever para lang ma-enjoy nila yung sarili nila? Possible na personality or character na yun ng tao, sir. Or baka may personal grudge siya dun sa certain tao na binabash niya. Or yun nga, baka may pinagdadaanan, lalo ngayong pandemic, yung mental health natin talagang dapat na may maintain na positive yan. Huwag tayong masyadong negative sa buhay. Siguro halong inggit na rin doon sa certain na tao na yun, kaya niya binabash yun. Usually ay, inggit. Meron bang factors kung bakit may mga tao nang gagago dahil ang reason is isa kang threat para sa kanya? Threat. Maraming klase ng threat siguro, sir. I mean, kung threat ka sa pagko-collect niya. Example, parang ikaw na lang laging nakakabili ng mga collection na gusto niya at talagang threat ka sa kanya. Eh, baka hindi niya talaga maiwasan na talagang i-bash ka na. Ano ba yan? Ikaw laging nakakabili ng mga ano. Ay, paubaya mo naman sa iba para naman makakollect din kami. So, yun. Maraming klase ng threat. Pwedeng, ano pa ba yung klase ng threat sa toy community? Yung parang ikaw na lang lagi yung buka. Parang ganun. O yan, parang bida-bida. Yung mga ganun, di ba? Bida-bida, ikaw na lang lagi yung bida-bida. Yeah, then, parang di siya nabibigyan ng opportunity. Mm-hmm. Eh, kung naman talagang ano ka, bida ka, di ba? Eh, kung may pagbibida ka naman, wala naman. Eh, di mag-improve siya kung gusto niyang ano. Kung gusto niya matulad sa'yo na maging bida. May factors din ba, sir, sa iyong opinion na may part doon sa basher na kaya siya galit sa'yo dahil may mga parts kang nagagawa na hindi niya kayang gawin? Possible, sir. Yun na nga. Doon na pumapasok yung inggit. Either may nakokollect ka na gusto rin niyang i-collect ka, so hindi nga niya magawang makollect. Pwedeng financial ano, constraints, ganun. Or I don't know kung anong reason. Pwede rin sa mga, example na lang, sa skills mo sa ano, toy photography na lang, kunwari, nakikita, ang gaganda ng mga shots mo. Then, siya, hindi siya marunong mag, ano, parang gusto niya, makapag-post rin siya ng mga ganong klase ng shots. Then, naiinggit siya. So, dalawang klase ng inggit siya, sir, either positive or negative. Positive, okay. Meaning, maiinggit siya, mag-i-improve siya sa sarili niya. Ay, ganda ng, ano, shot ni sir, ganun. Para may inspire siya ngayon na, mag-reach out doon sa person, sir, tips naman, paano ba yan? Ano bang camera na kailangan kong invest? Then eventually, yun, gagaling siya sa toy photography. Parang si ano, Karen Lumbang, tsaka si Mark Ivan Lumbang, yan, gumaling sa toy photography, yan, di ba? May negative naman na inggit na yun nga, nasisiraan niya, ibabash niya yung ano, pangit lang ng shot mo, mga ganyan. So yun. Mas maganda kung positive yung inggit, sir, to improve yourself. Ganun. Kesa na may mga negative na nang babash ka na lang. Kapwa mo to'y collector. Pero syempre, next question, speaking of bashers and also pagdating sa pag-criticize, kinatanong ko rin sa mga guests ko to. So, para sa Sir Verhill, in your own opinion, what do you think are the strengths and weaknesses of the trolls or bashers? Ano sa tingin mo yung mga strengths and weaknesses nila? Bakit nag-exist? Strength! Strength, syempre, yung pambabash. Strength nila yan. I mean, siguro, ewan ko, baka nag-i-enjoy sila pagka may nayuyurakan silang tao or may nabwi-buisit sa kanila. Baka doon sila kumukuha ng strength nila. Weakness, siguro yung reverse doon. Pagka siguro binabash ako, then hindi ko sila pinapansin. Baka doon sila lalong na ano, naiinis. No? Ayun yung isa sa mga weakness nila. Yung ganun. I have no idea, sir, kasi hindi ko pinapansin mga ganyan. And wala naman akong eventually
ano, so, sa encounter na ganyan. So para sa iyo, Sir Virgil, sige, sabihin na natin na you have not experienced that. So para sa iyo bilang matured and a professional person, sa mga bagong papasok ng mga new generation na collectors dito sa ating bansa, na mga nakaka-encounter ng mga negative factors ng mga katulad ng ganyan, mapasa-selling man, sa pagkokolekta, and pagdating sa photography, sabihin na natin pangkalahatan, ano pa nga maipapayo mo sa mga bagong henerasyon na papasok sa hap para ma-anticipate nila yung mga ganito? Huwag silang pa-discourage. And they should find inspiration. Hanapin nila yung mag-positive side. Huwag silang mag-dwell sa negative side. So yun. And kung balak nilang pasukin yung hobby ng pagko-collect, kahit ano man yan, laruan, shoes, at pa ba yung mga kinokollect, coins, kung ano man, bago nila pasukin yun, tanungin nila yung sarili nila. Ba't sila nagko-collect? Ba't nila kinokollect yung coins? Ba't sila papasok sa Kamen Riders? Ba't sila magko-collect ng Kamen Riders? Passion ba nila yon? O gusto ba lang nilang mag-brag? Or hype lang ba sila kasi yung kaibigan nila nagko-collect ng ganun? Ay, gusto ko, mag-collect rin ako niyan. So, they must ask themselves kung ano yung reason ba't magko-collect. And yung reason na yon sana in a positive way. Like ako, nagko-collect ako kasi I want to see or to remember my ano childhood. Doon na lang kasi ako nakakaano eh, nakakabalik sa kabataan ko pag nakikita ko yung mga lumang laruan, yung mga laruan na napapanood ko before like Kamen Rider Black, mga ganyan. So doon ko na lang nababalikan yung ano ko. Yun na lang yung means, yung way para mabalikan ko yung kabataan ko. So isang reason yun, ba't ko sila kinukulit, ba't ko sila binibili. So yun. So they must find their reason. And sana positive yung reason na yun. Hindi lang yung porke hype sila, yung kaibigan nila nagko-collect, or gusto lang nilang magyabang. So, pangit na reason yun. So, it should kumbaga, be a passion and a hobby. Kumbaga, hanapin mo kung nasa puso mo talaga yung ginagawa. Kasi kung pag hindi ka kasi nag-e-enjoy dyan, ang magiging ending, bebenta mo lang din yun. Tama ba? Sana masaya sila pag nag-collect sila. Yun. Mawala so, yung stress nila. Yan. So, since naipayo mo na yan, so proceed to our next question. So, usapang photography. So, sa photography, nakikita ko kasi that you have been posting or sharing one of your toys by showcasing a photography. So what was your inspiration about that? Why did you start toy photography? Actually, sir, yun yung isang way ko ng paglalaro sa ano sa mga kinokolekt ko. Nag-e-enjoy ako sa laruan na ganyan lang. Pag may naisip akong post, po-post ko siya. Actually, nag-google lang ako. Wala akong imagination sa sarili ko. Google lang ako. Okay, yung box niya mismo, titingnan ko yung sa likod, gagayahin ko, then titicturean ko. So, ano lang, yun yung isang ano ko way para mag-relax. Ganun. Actually, yung mga nakakilala sa akin, sinasama ko yung mga ano ko toys sa office. Minsan, pag-trip ko tong toy na to, sasama ko sa office. Yan, dyan lang siya, naka-display. Habang nag-work, minsan, pagka na-stress na, tingin-tingin lang, ganyan. Then, picture-picture. Yon. So, isa kasi sa ano eh. Yon, isa sa hobby ko yung pag-picture na rin sa mga ano, collection ko. Nag-e-enjoy ako dun sa ginagawa kong yun. Although yung mga shots ko is napakaano lang naman. Basic lang, hindi talaga yung tulad ng mga professional toy photographers. So, ako kontento na ako dun sa minsan nasa mall kasama ko yung laruan, pipicturean ko siya. Masaya na ako dun. So, yon. Ganun lang yung ano ko, yung mga toy photography ko, sir. Napaka-basic lang. Tsaka kasi din, tsaka sir, di ba dati, ang fulfillment ng mga batang 80s at saka 90s is to play. Ngayon kasi new generation na eh. Part of fulfillment na lang is photography, na which is na naging factor sa ating bansa. Di ba? Tsaka dati, pag nagpipicture tayo ng mga 80s and 90s, kailangan mo pa ng bala ng mismong camera para mapicturean. Ngayon, cellphone na lang. Napakadali na lang. Oo, hindi alam ng mga bagong generation yan. Kaya it's a good thing din because of technology. May mga ways sa tayo on how to satisfy ourselves in our hobbies. So sir and I just want to add something sir about ano posting na rin. I mean, hindi lahat sana hindi lahat ng nagpo-post ng mga ano nila toys nila eh nagyayabang. I mean eh katulad ko, hobby ko lang talaga yung mag-post ng ano, mag-share ng mga toys ko. May iba kasi baka tingin nila nagpo-post kasi pinagyayabang yung collection, mga ganyan-ganyan. So, sana mawala yung ganong klase ng ano thinking sa toy community. Although, meron mga tao na hindi ko naman kilala, pero parang makikita mo, ganun yung dati, talagang binabrag nila. So, sila na yun.
Pero sana wag lahatin kasi hindi naman lahat ng ano nagpo-post sa social media is nagyayabang. I mean, well, kasi actually, nagpo-post ako ng mga bootleg, sir. Paano ko i-bra-brag yun? Eh, bootleg yun, di ba? I mean, well, actually, yun. Sir, ano, I got you covered to that dito sa Usapang Hobby. Kasi syempre, we are just stating facts dito. Yun talaga yung totoo eh. We must face that. Pero dun kasi sa, iba kasi ang bragging sa, ano eh, sa sharing it. And we must understand that. And we must accept the fact in our lives na we cannot please everyone. Na kahit sabihin natin that we are just sharing, may mga tao talagang tinatawag na balingbing mag-isip. Na iisipin talaga nila, mayabang ka. So, ang factors, bakit nila sinasabing bakit ganyan ka, bakit ganito ka. Tama nga, sinabi mo, inggit. Pero, if you're doing the right thing, continue lang. Sabi nga, di ba? If you're doing right things at may mga taong nagagalit sa'yo, you're doing a great job. But, if those persons, wala silang nasasabi sa'yo, wala ka pang nagagawa. So, para sa akin, for those na nag-share naman, and alam mo naman sa sarili mo that you have good intentions, go lang. Pero para sa kanila, if they think that it's offending them or para sa kanila is mali yung paningin nila, huwag yun silang pansinin. Kasi ako, to be honest, I've been sharing my post. I'm sharing my post not to brag. I'm sharing to promote the hobby and also to promote kung gaano kasi yung ginagawa natin by photography. And kasi passion mo yan eh. It's our passion eh. Lahat tayo, may mga kanya-kanya tayong passion sa buhay. So, if those persons, sa tinatawag nating utak na lang ka, na hindi nila maintindihan yung ginagawa natin, the weapon for that is silence. Kasi ako, I was being bashed. Kahit naman din hanggang ngayon, meron nga death threats eh. Gusto akong patayin. Dahil lang sa laruan, papatayin ka. Oo, dahil nga sa laruan, papatayin ka. I don't know why, pero syempre, sabi ko nga, if you're doing something right, at sa tingin mo, you're inspiring someone, continue mo lang. And do you think that it will help the community? Continue na lang on what you are doing. Kasi it will be a great factor for the toy community. Tsaka maliit yung community. Tayo-tayo na lang din magtutulungan. Eh. Bakit kailangan mo pang mangwasak ng kapwa? Kung bakit ganun? O sabihin na natin, you have your trials in life. Pero syempre, may mga ways naman on how to relieve yourself. Huwag mong i-relieve yung sarili mo by destroying other people. Kailangan magsimula ka sa sarili. Tama ba ako, Sir Bertie? Basta wala tayong tinatapakan sa hobby natin, sir. Mm-hmm. So, go tayo dun. Mm-hmm. So, dito, syempre, when we speak of toy photography, may part din ba na naging influence din sila Sir Mark Evan Lumbang sa buhay? Oo naman, sir. I mean, yung mga binigay niyang toy sa akin, ano? Hindi makalimutan. I mean, pero in terms of toy photography, sir, like I said, hindi ko pa kasi nakikita yung sarili ko na into professional. I mean, I'm just enjoying taking pictures of them. Ganun lang. I mean, kasi may konting edit. Pero hindi ko pa nakikita yung sarili ko na I would go pro when it comes to toy photography. Pero napaka-inspiring na makita ng mga, ganda eh, pag nakita mo parang minsan nga realistic na masyado, hindi mo isipin na laruan pa ba to? Parang hindi na laruan to ha? Parang sa sobrang galing ng pagkakashot. So nakaka-inspire. Actually, kahit di naman ako server health na-inspire ako. Hindi sa plastic ako or what, sabi ko na lang sa video. I'm very inspired sa lahat ng photography groups yan, kila Sir Mark Evan Lumbang, kila Chester Minoru, kila Mix Jimenez, kila Sir Rainpong. Alam mo yung pag nakikita ko yung picture nila, parang sabi ko, sana ganyan din ako. Alam mo yung meron kang pinaguhugutan. Not to the point na pag nakikita mo yung photographies mo in the milestone, na bit by bit nag-i-improve ka. Kaya thankful din ako sa mga grupo kagaya kala Sir Mark Evan Lumbang kasi na i-showcase nila or na ipapakita nila by promoting yung mga Kamen Riders that is showing innovation. Na ang laruan is hindi mo na masasabing laruan lang eh. It is already an art. It is already a big industry na magkakaroon ng factor sa ating bansa. Kaya naniniwala ako sa mga ganyang factors na ginagawa natin just like you. Na from starting from small, it will be a big success for you in the future. Kumbaga ano na lang din yan eh. Huwag mong iisipin yung fame. Don't think about the monetization, especially if you're a vlogger. Just focus on your passion. And all of the others will be followed. Tama ba ako, sir? Yun yung sinasabi ko kanina, sir, na positive na inggit. Kung into toy photography na tayo na, sir, kung into toy photography ka, and
you're a beginner and you want to improve, then reach out to the pros. Like example, sina Sir Mix Jimenez, Sir Chester, Sir Jordan Sabado, Sir John Arby, yan. So mag-reach out ka sa kanila. Then eventually, you will improve. Like katulad ni Sir Mark Ivan, dati napaka-basic lang ng ano niya, photography, pero ngayon, makita mo, ang gaganda na rin ng mga shot. Ganyan din si, ano, si Kieren. Dati, talagang parang kamukha ko lang yan. Pag-shot-shot yan, napaka-basic, edit basic, pero ngayon, nag-invest pa sa camera yan. Marami na rin ako nakita nag-improve yung ano, craft nila yung Totoy Photography. Like lately, si Sir Ernest Joseph, yan. Yung mga pinupost niya ngayon sa ano, mga sinishare niya sa group, talagang ano, tatak ano, tatak na parang may nakuha siya kay Sir Mark Evan, ganun na mga technique, ganyan, sa Toy Photography, ganun. So, yun yung sinasabi ko na positive. Kung gusto mo mag-improve, reach out to them, hingi ka ng tips, very helpful naman yung mga yan, tutulungan ka to improve your craft. Then eventually yan, yung dating pinapangarap mo lang na mga shots, magagawa mo yan. So yan. Mm-hmm. Yan. So syempre, speaking of toy photography, so this is my next question for you. According to my research, meron ka rin sarili mong YouTube channel. So on that YouTube channel, what made you decide to establish your own YouTube channel? And nakikita ko nagsisimula pa lang siya. YouTube channel? Meron akong ano sir, account, pero ano ba yung in-upload ko doon? Hindi talaga ako nag-ano sir, hindi ako nag-YouTube. I mean, may in-upload ako doon kasi gusto ko lang siyang, kunwari, na-miss ko, balikan ko, panoorin ko. So I think may dalawang video ako doon about Kamen Riders kung hindi ako nagkakamali. Pero as in vlog talaga or hindi active yung channel na yun sir. Pang ano ko lang yun, parang pang-save ko lang ng video. Yun yung term doon, pang-save ko lang siya ng ano video, yun lang yun. Pero in the future ba, especially sa mga magiging future followers mo, may ano ba, may chance ba na makita namin si Sir Verhelsenio in action pagdating sa Kamen Rider photography videos or sa mga feature reviews in terms of other figures, especially Kamen Rider? So mahirap magsalita ng tapos sir, malay natin, di ba? Magkaroon ng twist of fate, bigla akong naging vlogger, di ba? Malay natin sir, collab kami ni Kieren. Kasi si Kieren, ano yun eh. Ewan ko kung active pa siya sa vlogging, pero may channel yan. Pinapanood ko dati. Pabidang Baboy, shout out. Yun. Ewan ko kung active pa yung channel niya. So yun, di naman natin masasabi. Lalo na ngayon, more on online tayo sir. Yun yung ano, into vlogging yan. Malay natin, di ba? Pero so far, wala pa namang plans. Pero kung mabibigyan ka ng large amount of time to invest in your YouTube channel, anong pinaka magiging unang content? Unang ano, sir? Ano yung pinaka magiging unang content mo or video? Unang content? Parang ano, sir? Pagka nanunod, naiinggit ako sa mga ano eh, mga nag-YouTube review ng mga action figures. Galing nila yung ganda. Parang siguro ganun, yung i-review ko yung isang certain ano figure, yung articulation niya, then yung background ng figure niya. Siguro parang ganun, siguro mag-stop. If magre-review ka ng figure sa collection mo, aling dyan sa figure mo sa collection mo ang unang-una mong re-review at bakit? Unang-unang i-re-review. Ang dami na kasi sa SHF eh. Try ko sa SIC, SIC, para naman ma-promote yung ano, line ng SIC. Kasi pag mag-search ka ng ano sir, SIC YouTube review, parang konti lang ng mga ano, nag-a-upload ng video nila. Unlike pag SHF, ang dami ng sikat na mga ano dyan, di ba? Pangalan sa YouTube na talagang. Hindi ka mahirapan maghanap ng review ng SHF. So, siguro SIC. Para naman ma-promote yung line. If halimbawa ako, I'm a newcomer, and gusto kong napamahal ako sa, or yung sabihin na napamahal, na-inlove ako sa toy line ng SIC. If maghahanap ako ng source or information, saan ako sa Facebook page pupunta just to know if magkaroon ako ng information about it? Sige, unahin ko ng shout out yung Sickness PH. So yon, member ako ng group na yon. Marami ako nakikita ng ano, more on sick yon. SIC line. Hindi lang Kamen Riders kasi may iba pang mga SIC like yung mga Garo ganun. Yes, Kikaider. Hindi ko lang familiar yung ito. Yeah, may Kikaider din, meron ding Garo. Yan. Yun, mga SIC line din yun eh. So, dun, punta sila, mag-join sila sa Sickness PH na group. Doon, maraming makakatulong sa kanila. And also, as far as I know, sir, di ba, yung
grupo na yan is nagiging nagkakaroon din ng mga participation sa mga big events like ToyCon, tama po? Parang previous si sir, nung, kasi sa Manila ata sila naka-base or yung admin, si Sir Zach. Yun. Nagkakaroon sila, nakikita ko sa mga post nila noon, may mga events sila, nag-display sila doon. Eh malay natin sir, in the future here in Usapang Hobby, meron tayong mga maging future guests about sa SIC. And I hope yung SIC, hope naman ako and positive naman ako na it will be promoted dito sa ating bansa. Kasi it's SIC is a potential success for the community na which is na hindi na napapansin ng tao. And positive naman ako na may mangyayaring maganda pagdating sa SIC. Sana. Para ma-promote yung night. Sumikat naman ng konti. I mean, sikat naman eh. I mean, pero parang ang feeling ko lang ang konti lang namin na nagko-collect ng SIC. Pero si Mark Ivan daw mag-start na. Unahin niya yung Wizard All Dragon form. Hindi, alimbawa daw ano, hindi, kung usapan kay Sir Mark Evan Lumbang, kung sakaling magsisimula siya, ilan kagad ang mabibili niya sa isang bilyon? Kung estimate ay, mo. Ano sir, take all siya, usually ganun. Maghanap siya ng ano, seller na magbibitaw na. Parang hinihintay nga niya ako magbitaw eh. Take all niya yan. Ganun siya. Walang usap-usap, walang ano. Take all. Hindi pong magkano yan. Hindi mo magkano yan. Sige, akin na ako. Biling ko na. Ganon yun. Bultuhan yan. Yan. So, ganyan yan. So, sir, to wrap this up. So, syempre, ano yung mga last na may papayo mo sa mga fellow collectors natin? Especially sa mga mag-start mag-collecta ng Tokusatsu figures. May papayo. during this time of pandemic, kailangan nating ano, ang tawag dito, alagaan yung mental health natin. So, isang paraan ng pag-aalaga sa mental health is yung passion natin, which is yung pagko-collect. Or kung nag-totoy photography ka, pursue mo yung pag-photoshoot mo ng mga laruan mo. And yun nga, alisin natin yung mga ano, huwag natin pansinin masyado yung mga negative energies sa social media or in person man yan, kung saan man yan. Iwaksi natin yan. Positive vibes lang tayo. Enjoyin natin yung hobby, enjoyin natin mga collection natin. So yan, it's all about having fun and enjoying your ano, hobby, your passion. Ganun lang kasimple yan. Ikaw naman makakapag-sabi kung ano yung happiness or kung ano yung nagpapasaya sa'yo eh. So yun lang may papayo ko. And yung last na to, sana last na nga talaga sa mga gusto ng huminto. Ang hirap huminto eh. I mean, ewan ko, napakasinungaling ko yung last na to. And yun nga, invest din kayo sa brief. No? So, magbago na tayo. Bili-bili na rin ng brief. Huwag nang tumawad sa 100. Kulong na natin yung sa tindera. Yan. So, before we end this podcast, so sino yung mga gusto mong i-shoutouts or batiin before we end? Ang dami nila, sir. Actually, so yung grupo na lang, yung group na lang na yung isa-shoutout ko. So, again, magandang gabi and maraming salamat sa mga nanood, sa mga admins and members ng following group na to. Yung Kotaro Minami Group PH, Kamen Rider Collectors Pampanga, Toy Photography Club Pampanga, Toy Concord Philippines, Toku Underground, Sickness PH, Pampanga Toy Collectors Club, yan, sa Pampanga yan. And of course, yung Pampanga Gundam Community. So yan, yung mga admins and members na shoutout sa inyo. Hindi ko naman isa-isa, sir, eh. Shoutouts din daw, sir, kay Sir Mike Laksa. Yan. Shoutout. Ay, oo, Sir Mike. Kachat ko pa lang kanina yan. Sabi ko, nood siya. Dito na. Yung Wizard All Form, bilhin mo na. Need fans. Dami ko PO. Isa rin yan sa mga saludong lagi kong inaabangan kapag ka nag-post ng 01 yan. Isa rin sa mga inspiration ko yan kung bakit nakapag-photography ako ng 01. So, salamat, Sir Mike, for inspiring. Inex mo yan, sir. Maraming alam sa SIC yan. Tapos si na Christian Peco yan. Si Kieren Lumbang yan. Sir Rainfong, di ko alam kung na-guess mo na siya pero yan, sa Gundam. Ako. I-next mo sila. Para ma-share din natin sa mga fellow collectors natin kung gaano kasaya sa hub. So, Sir Verhel, isang karangalan na naging bahagi ka ng podcast na to. And this conversation will help our fellow Filipino hobbies, especially sa mga taong may pinagdadaanan ngayon sa hobby or sa mga bagong henerasyon
na papasok sa larangan na to. So sir, since this one is a Tokusatsu videos, you can share this one also sa ating mga Tokusatsu page, sa mga Kamen Riders, para makatulong din tayo sa mga Toku collectors natin dito sa ating bansa. Again, maraming salamat po, Sir Verhel, dito sa podcast na to na naging part ka and inaccept mo ang invitation ko. And update ko nga pala, don't forget to like or subscribe to my YouTube channel, Verge Kevin Umali. And also, you can follow my Facebook page, Silverge Toys and Gunpla Family, para maging updated kayo sa mga upcoming kong toys or Gunpla reviews. So hanggang dito na lang tayo, guys. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Happy collecting! Thank you, thank you. God bless. See you next time. Maraming salamat usapang sa lahat. Yes po. Sana nag-enjoy sila. Nag-enjoy tayo. Thank you, thank you guys. Salamat po. Thank you, happy guys. Collecting!